Good morning po sa inyong mga tagapakinig at laging sumusubaybay sa ating pong programa na Former Adventist Fellowship Podcast sa ating pong programa tuwing Sabado, tuwing alas 10 ng umaga. Kayo pong lahat ay welcome po sa ating panibagong programa ngayong umaga at tayo po yung maglilingkod po sa ilang mga oras upang muling pag-aralan po ang salita ng Diyos, particularly sa mga paksa na importante at mahalaga po. At ito po yung mas mahalaga, lalo na sa ating relasyon sa Panginoon upang atin siyang makilala ng lubos. At ito po, mga kapatid, ang programang ito ay voluntary na ay pinagkakaloob sa inyo ng inyong lingkod upang sa ganon ay patuloy po nating pag-aralan ang banal na kasulatan. At salamat din po ng marami sa ating laging sumusubaybay sa ating pong YouTube channel. Kayo po ay iniinayahan na mag-subscribe. At kung kayo po ay may mga questions, pwede rin kayo mag-post ng questions sa atin o mag-request ng topic para po ating pong isasalang na at paghandaan sa mga susunod na ating podcast. Salamat din po sa ating mga sponsors, sa ating pong mga tumutulong sa ating gawain. At kung nais nyo po na tumulong, kayo na bless po sa ating mga programa, ay andyan lang po sa ilalim ng ng screen, no? At titingnan lang po sa ilalim ng screen yung ating pong address kung saan kayo pwedeng magpadala ng tulong o kaya meron kayong prayer request at gusto nyo po na kayo ay aming ipanalangin, ay handang-handa rin po kaming gawin yan sa inyo ngayong umaga. At syempre pa, hindi po tayo nag-iisa, kasama po natin palagi ang ating kapatid at kasamaan sa kamanggagawa sa gawain ng Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Dave Sabapan. Yan. Pastor Dave, good morning. Hello, good morning. Good morning po sa inyo lahat na mga nakikinig sa podcast na ito. Salamat sa Panginoon at tayo po ngayon ay pinahintulot niya na maglingkod sa programang ito. At tayo po ay dadalawa lang muna ngayon sa umagang ito. Sapagkat si Pastor Valveran ay andun po siya, nagpo-former Adventist Fellowship Philippines sa missionary work doon sa may sa lugar niya sa Nueva Vizcaya. Yan. At siya po ay nagdadalaw kasama ng kanyang pamilya. Nabanggit niya sa atin kagabi na kung magagawa daw niyang humabol, hahabol siya. Hindi daw niya sigurado kasi kung may internet connection doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Kaya sana makahabol si Pastor Sabapan. Nang sa ganun ay marami po tayong mapag-uusapan. At sa umaging ito, mga kaibigan, kung kayo may mga question, ilagay nyo na ang inyong mga question. Sapagkat ito pong ating tatalakayin ay may kinalaman po sa doktrina ng Sabbath, no? Ito po ay pinamagatan natin, Biblical Reasons Why the Sabbath is 100% Ceremonial Law. Ayan, makikita niyo po yung ticker natin dyan sa ilalim. Ayan, Bible Reasons Why the Sabbath is tinatawag natin Ceremonial Law. At ito po ay episode 48 natin. At alam ko maraming nag-aabang sa inyo dyan na mga interesado mag-aral. At yung iba naman, sana po ay kung hindi naman maganda ang inyong motibo, ay maging done ito ng Panginoon para maging maliwanag sa inyong isip yung ating paksang tatalakayin ngayon. At gusto kong ba natin batiin? At ito, hindi pa tayo nakakapasok ng studio, nag-message na sa atin ito, Pastor, si Catch Me If You Can. I forgot his name. Good morning, Dr. Ronald. Ayan, kasama si Pastor natin ngayon. Maga pa siya. Ganun din po si ating viewer na si Brother Rolando Ventura. Greetings to all the saints watching this podcast. It is not a very good day, but a blessed one. Diplomatic talk in Ukraine collapse. Oh, and rumors of war is on the air. Nako, napakinggan nga yan between US and Russia na naman. Ano kaya sasabihin na naman ng mga ano diyan, prophecy enthusiast. Anong book ng Revelation na naman yan? Pero alam niyo mga kapatid, ano man ang relihiyon niyo, ano man ang pananampalataya niyo, saan man kayo naroon, ano man ang panig nyo, talagang paghamag ganyang balita, talagang hindi natin pwede ignore yan, ano? Dahil apektado po yan, malalaking bansa ang involved yan. At siguro ang tanging masasabi natin, mga kaibigan,
ay manalangin po tayo bilang mga anak ng Diyos. No? Ang Diyos po ang may-ari ng langit at ang lupa. Siya po ang sovereign Lord of the universe at kontrolado niya kung ano ang mangyayari at bawat galaw ng mga taong yan. Maaring ito ay, Pastor Dave, maaring ito'y pahintulot ng Diyos, no? Sapagkat alam naman natin kung talagang tayo'y nananampalataya at bumabasa ng Bible, hindi na dapat tayo magulat kasi yan ay talagang mayroong propesya, no? Na in the last days ay magkakaroon ng mga ganyan signs before the coming of the Son of Man, which is the Lord Jesus Christ. Kaya imbis na matakot tayo mga Kristiyano, ay somehow sabihin natin, Lord, dumating ka na, Maranata, sabi nga, no? Yan. Eto, batayin din natin ito si Jimmy Guru Jacob. Good morning mga bro. Ay isang topic ng ngayon, Sabat, magkakaalamanan na. Totoo, magkakaalamanan na talaga. At kasama din natin ngayon, ito si, good morning everyone, si ano tato, Sister Jornadette Dries. Dahil Korean character ang kanyang pangalan. Good morning siya, Sister Jornadette. Ayan, okay. So, napakaganda nga po talaga ng ating tatalakayang paksa ngayon. Kaya mga kaibigan, dalangin nyo po at i-share nyo sa inyong mga social media. Kung kayo po may Facebook, YouTube, i-share nyo po sa mga kaibigan nyo, lalo sa mga Adventist, itong ating pag-usapang paksa sa umagang ito. Ano? At gaya po ng nasabi at nakita nyo po sa ating advertisement, ang ating paksa ay meron pong pinamagatang Biblical Reasons Why Seventh-day Sabbath is Ceremonial Law. Okay? Kung ikaw ay, tayo pastor, nung tayo Adventist pa, walang duda, ang paniwala natin, Sabbath is moral law. No? Moral law siya, hindi ceremonial. Kasi sa point of view natin bilang mga Adventist, pag sinabing ceremonial law, lumipas na yung ceremonial law. Kaya yung title natin, the Sabbath is 100% ceremonial law, ay parang indirect way of saying na lumipas na ang Sabbath, dahil ang Sabbath ay hindi siya moral law, kundi ceremonial. Ayan. So, correct. Mga kaibigan, di ba, Pastor? That's true, di ba? At kaya naalamin natin sa umaga ito bilang pasimula ng ating pagtalakay, para na rin tulungan natin yung mga kaibigan natin, yung mga Adventist. Ano ho? Kasi kahit yung tayo Adventist pa, hindi masyadong malinaw to sa atin eh. Between moral law and ceremonial law. Di ba, Pastor? Hindi dinidefine yan eh. Hindi dinidefine. Okay. Kundi ina-assume natin noon nung tayo Adventist pa na pag sinabing moral law, Ten Commandments. Yes. Pag sinabing ceremonial law, Law of Moses. Okay. Yung nakasulat sa aklat ni Moses na nasa tabi ng kaban ng tipan. Nandun okay. Ang sampung utos sa loob, nasa tabi ang ceremonial. Kaya ceremonial law. At okay. Nung dumating si Kristo, napako sa krus, ang inalis niya at napako sa krus na anino ay ceremonial law. Correct. At since ang Sabat ay hindi kasama sa ceremonial law, therefore ang Sabat na nanatili hanggang ngayon kasama ang Ten Commandments. Yan ang ganyan ang pilosopya ng ating pangangatwiran ng mga pastor. At sana correct. Maintindihan po nating mga kaibigan, may mga viewers po tayo na hindi Adventist para po sa inyong kaalaman. Kung kayo pa yung mga kakausap na Adventist, itong aming binabanggit ngayon, talagang alam na alam namin siguradong yan po ang maririnig nyo po sa kanila. Kaya po, makakatulong po itong namin ngayon para kayo, kung meron kayong dinadalaw ng mga Adventist, mga classmates, kapitbahay, kaibigan, nakikipag-sharing, ay ito po ang matututo po ngayon kung paano natin patutunayan na ang Sabat ay part ng ceremonial law na sinasabi nilang lumipas. Ayon po sa dictionary, Pastor Dave, ng Merriam-Webster, no? Uh-huh. Itong definition ng moral law. A moral law is a general rule of right living, especially such a rule or group of rules conceived as universal and unchanging and as having the sanction of God's will, of conscience, of man's moral nature, and of natural justice as revealed to human reason. Okay? So, para po sa ating mga tagapakinig, no? Ano po ang, kung isa-summarize niyo po, Pastor Dave, itong definition ng moral law, ano sa pinakamadaling salita ang moral law? One sentence. It is one sentence. The principle.
principle of right and wrong. Napakadali. That's how I define it. Principles of right and wrong. Oo. See? Totoo naman yan. Ang principles of right and wrong, kung meron kang Diyos, eh merong standard yan. Merong foundation yan. Di po ba, Pastor? Yes. At ang foundation yan is none other than God. At kanyang inireveal ito sa atin through the Holy Scriptures. Yes. Kasi pag wala kang Diyos, sige Pastor. Pag sinabi mong right and wrong, rightness or wrongness of anything is defined by law. You do not say that this is right without referencing to a law. So, kaya absolute yan. Kasama yung law dyan eh. Right or wrong is defined by law. Yan ang prinsipyo dyan eh. Tsaka absolute po yan. Hindi pwedeng minsan wrong, minsan tama. Correct. Hindi pwedeng relative. No? That's absolute. Yeah. That's at tsaka, unchanging, eternal. Mm-hmm. Pag sinabi eternal, it transcends nations, countries, culture. Correct. Ano man paniwala. Yan po ang moral law. No? Kaya po ang moral law, generally considered as timeless. Hindi siya bound ng time. Lang, anytime yan. Every time, every seconds. Talagang hindi pwedeng sirain yan. Eternal, walang hanggan, walang pinagmulan, at walang katapusan yan. And then, universal. It is based on God's character. Bakit natin, Pastor, sinasabi na based ang moral law sa God's own character? Ano po ba ang masasabi niyo? God is, sa ibang lingwahe, summum bonum, is absolute good. Diba? He is absolute good. So that's the character of God. Now, if you talk about moral laws as defining which is good, bad and good, then that should be based upon God's character because God is the absolute good. Absolute goodness belongs to God. At remember, God is not under this moral law. Because he is the source of this moral law. Yes. And he's a sakop ng moral law, no? Yes, he is the source. He is the author of that. Ano, mayroong prinsipyo sa law na there can be no legal right against the authority that makes the law upon which the law is based. O, di ba? There can be no legal right against the authority that makes the law upon which the law is based. O, ganyan eh. Ako ang may gawa niyan. Ako ang may gawa niyan. Ako ang may author diyan. So that I should be above that. Kaya tama yung sinabi niyo, Doc. Oh. Exactly. Oo. Kaya sa Bible, pag sinabi nating moral law na sabi nga natin unchanging, timeless, eternal universal, ang isang halimbawa natin diyan, Pastor, yung nasa Ten Commandments, 'di ba? Yung thou shalt not bear ninth commandment. Yes. Witness against your neighbor, di ba? Hindi natin masasabing ceremonial law to dahil hindi ito limitado sa isang lugar lang na doon ka lang pwede maging honest. Pag nasa ibang bansa ka na, pwede nang hindi maging honest. Tama. Yes. Kasi even in the court of the land, the law, maging witness ka, talagang susumpa ka, you will take an oath that you will tell the truth and nothing but the truth. Yeah, yan ang principle na nakapaloob diyan sa ninth commandment, no? At saka ang tama 'yung sinasabi natin kanina na it reflects God's character, no? It reflects God's character kasi nga po the character of God, he is an honest God. Part of his holiness, 'yung kanyang pagiging God, 'yung pagiging good niya, pagiging banal niya is 'yung pagiging honest niya. That's why the Bible always is saying na God that cannot lie. It is impossible for God to lie. He is always honest. Kaya po yung, halimbawa, yung thou shalt not bear false witness, magchichismis ka, magkakalat ka ng mga salita tungkol sa kapwa mo na hindi maganda at hindi tama, eh talagang that is against the character of God. Not only against the law, but it is against the character of God. Alam, di ba, right, Pastor? At every people around the, in every people, no? Universal. In every nation, anumang ng edad mo, kahit nga bata eh. Ang bata, pag nagsisinungaling, nagagalit tayo eh. Kaya lang, pag yung bata, nakikita yung matanda nagsisinungaling, nagagalit yung matanda. Hindi mo maganda yan. Sabi nga ng isang commercial, kung ano yung nakikita ng bata sa matanda, ay gagayahin ng bata.
No? Kaya ang honesty po ay talagang standard yan. That's why it is included in the Ten Commandments and rightly to be called moral law. Yan po talaga ang nature ng moral law. Ang totoo niyang, Pastor, kung tatanungin kayo, ang mga sa atin kasi nung Adventist tayo, pag sinabing moral law, ba't kaya ang nasa isip natin kagad ay Ten Commandments? Ano? Napansin niyo ba yan? Kahit yung mga Adventist na nakakausap natin sa mga comments nila sa Facebook, talagang pinagmamalaki nila na daong moral law is Ten Commandments. Pero pag titignan natin dito sa kanilang libro, ito yung libro mismo ng Seventh-day Adventist na pinablish ng General Conference noong 1957, yung Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine. Ang linaw dito, Pastor, na ang talagang moral law in its original form, sabi sa on page 155. Kung hindi ko i-comment nyo mamaya, babasahin muna natin. We believe that the moral law in its original form, though the wording has not been recorded, finds comprehensive expression in the principle set forth by Jesus, loving God supremely and loving our fellow man equally with ourselves. These primary principles are the foundation of God's throne and the eternal law of His beneficent government. We also believe that it is this moral law, the Decalogue, that reveals sin. Meron po ba kayo napansin dito, Pastor, na nilinaw mismo ng aklat ng mga Seventh-day Adventists ang pagkakaiba ng moral law pagdating sa original form nito na eternal kesa sa Decalogue o Ten Commandments. Kasi mayroong mga maling misconception tayo nun. At yung mga Adventists na mga kaibigan natin ngayon, sinasabi nila madalas, ang Ten Commandments, eternal yan. No? Eternal yan. Wala pang Israel. Wala pa si Adan at Eva. At ako dati, nung ako'y nakikipagdebate, pinatutunayan ko nung kaya nahulog si Satanas at hinulog dito sa lupa dahil ang labag niya, Ten Commandments. Sabi kasi sa John 8:44, siya yung sinungaling buhat ng simula at mamamatay tao. So, aling nilabag niya sa Ten Commandments? O, nagsisinungaling. Ha? Hindi nagsasabi ng totoo at mamamatay tao. Ano masasabi niyo dyan, Pastor? Well, ang prinsipyo talaga ng Ten Commandments, yung mga moral aspects ng Ten Commandments, talagang eternal yun. Walang kaduda-duda roon. The only thing there is this. Sa Biblia, mga kapatid, kayong nakikinig sa amin ngayon, wala kang mababasang teksto sa Biblia na tinawag ang Ten Commandments as the moral laws of God. Yeah. There is no such thing as that. Kasi kung mayroong sa Biblia ang teksto o talata na nagsasabing the Ten Commandments are the moral laws of God, wala tayong pag-uusapan kasi kasama yung Sabat doon eh. The problem there is this. Yung mga nababasa natin, those are all commentaries of commentators. Yung mga naglimbag na Biblia, linagyan nila ng mga subheadings, yung mga chapters, kaya nilagyan nilang the moral laws of God. Oh. But in so far as the text itself is concerned, you will never find any statement saying that the Ten Commandments are the moral laws of God, meaning that set of laws. Now, bakit hindi sinabing ganun? That the Ten Commandments are the moral laws of God. Walang tekstong ganyan. Because there is one that is not moral, and that is the Sabbath. Yan. Because natin yan mamaya. Now, ang isa pang problema ron, bakit hindi sinabi ng Bibliang ganun, that the Ten Commandments are the moral laws of God? Because there are moral laws that are included in the ceremonial laws. Tama. Now, if the Ten Commandments are the moral laws of God, therefore, outside of the Ten Commandments, there must be no moral law anymore. The fact is this, under the laws that were written by Moses, as sinasabi nilang written by Moses, yung ceremonial laws, marami dyan ang mga moral laws. For example, incest. That is moral law. You do not find that in the Ten Commandments. Another example, bestiality. Now, bestiality is, you know, that is gross
immoral conduct, bestiality. No, you do not find that in the Ten Commandments. Another one, sorcery and witchcraft. Now, these are not included in the Ten Commandments, but they are moral laws. They are moral in nature. Kaya wala kang mababasa sa Biblia na tinawag ang Ten Commandments as the moral laws of God. Oo nga. Ang mababasa mo dyan sa Biblia, mga kapatid, ang Ten Commandments ay tinawag na covenant. Deuteronomy 4:13, Hebrews 9:4. Tinawag na covenant ang Ten Commandments. Now, Exodus 25:16-22, 31:18-32:15, 34:29, paulit-ulit yan. The Ten Commandments are called the testimony. See, yan ang mga tawag sa kanya. Malaki 4:4, the law of Moses. Yan ang tawag sa kanya. Never tinawag the Ten Commandments is the eternal moral laws of God. Hindi ganyan. Wala. Bakit? Ang sagot, because mayroong isang nakasingit na hindi moral law. This Sabbath, mamaya didiscussin natin yan. Yeah, bakit papatunayan natin yan. Si bakit nakasingit yan. So, ulitin ko mga kapatid, hindi tinawag ng teksto ng Biblia, wala kayong mababasa, that the Ten Commandments is the moral laws of God because there are moral laws that are included in the ceremonial laws. Ceremonial, okay. Nawala sa Ten Commandments. Nawala sa Ten Commandments. Incest, so, bestiality. Yes, pati yung fornication, homosexuality, wala. Homosexuality. Yung eating of blood, pagkain ng dugo. No? Yung sorcery, and witchcraft, wala sa Ten Commandments. Kaya hindi itong pinakamataas na form ng moral law. Mali ang nagkakamali po tayo kung sasabihin nito, diyan susukatin ang paghatol ng Diyos. E paano kung magkukulang masusukatin? Walang witchcraft. Di maliligtas pala yung witchcraft. Paano kung kumakain ng dugo? Hahatulan. E paano sa hatulan ng Ten Commandments? Yung mga homosexual, fornicator, bestiality, mga incest yung nakipagrelasyon sa mga kamag-anak niya. Yung bestiality, yung nakipag-sex sa hayop. Di ba? Sa hayop, oo. Oh, wala sa Ten Commandments yan. Now, these are all moral laws. Ayan. Now, kung binanggit ng Biblia na the Ten Commandments are the moral laws of God, then contradiction ng Biblia. Bakit? There are laws, moral laws, that are not included there. Hindi kasama dyan. Alam niyo, Doc Ronald, itatanong ko ito sa kanila. Kasi ang sabi nila, ang lahat na sa labas ng Ten Commandments ay hindi na dapat sundin sapagkat lahat yun sulat ni Moises. Di ba? Lumipas na. Lumipas na. Now, ang ibig bang sabihin ninyo, for example, kaya ba ginagawa ninyo ang abortion sapagkat wala sa Ten Commandments yan? Maganda yan. Wala sa Ten Commandments ang abortion. But in Exodus, clear doon na pagka namatay ang isang sanggol sa pinapupunan, pag na-abort yan, kasalanan yan. Mananagot ka. Mananagot ka. Now, sa Adventist, they allow abortion in hospitals. Million-million po ang mga sanggol na pinapatay sa Adventist hospital worldwide. Yan po yung napapatunay natin. Yes, kaya ang tanong ko sa kanila, kaya ba ginagawa niyo ang abortion sapagkat wala sa Ten Commandments? Oo nga. Kaya ba, kayo ba yung nakikipagrelasyon sa inyong mga kamag-anak, incest, kasi wala sa Ten Commandments yan? Oo nga. Hindi naman daw hatulan dun eh. Yun ang problema ninyo. Ang problema ng malaki nitong mga nagtuturong ito na ang Ten Commandments ay ang law ng Diyos, moral laws of God, and outside of the Ten Commandments are ceremonial laws at lumipas na. Kaya siguro nagagawa nila yung mga karumaldumal na katalanan. That's right. Bakit? That's wala right. Sa Ten Commandments yun eh. So, wala din sa Ten Commandments na huwag ka mang-rape. Wala. At nasa Ten Commandments, thou shalt not commit adultery. At least, applicable sa mga mag-asawa yun. Na nakikipag-relasyon pa outside their marriage bond. Correct. Fornication, wala din sa Ten Commandments. Fornication wala eh. Rin. Ito man relasyon between sa hindi married. Correct. Oh. Now, these are all moral laws that are not included in the Ten Commandments. So, the Bible is very specific. Maliwanag. Kaya hindi tinawag ang Ten Commandments as the moral laws of God. Wala kang mababasa ganyan. Ulitin natin. Because there is ceremonial law included therein kung papanong sa mga ceremonial laws mayroon din moral. Galing, mga moral laws.
Okay, sana Tama. nagkakaintindihan tayo dyan. Yes, maliwanag, Pastor. At sa mga kaibigan natin, maliwanag yan. Gusto kong balikan itong questions on doctrine. No? Once and for all, mga kaibigan Adventist, hindi na, wag na kayo sa amin maniwala. Maniwala lang kayo dito sa libro nyo, no? Na pinagsama-samahan ng mga scholars at theologians nyo. No? Ngayon, wag niyo na, mula ngayon, kayo nakakapanood at nakakabasa, wag niyo nang sasabihin at wag niyo ituturo para hindi kayo makadaya at makaligaw na ang Ten Commandments, eternal. No? Dahil sinasabi man mismo dito sa inyong aklat, we believe, hindi lang yung mga author, we as an Adventist believe na ang moral law in its original form, therefore hindi yung Ten Commandments ang original form ng Ten Commandments. Ang original form ng moral law, sabi nga pa rito, though the wordings has not been recorded, o hindi nga Ten Commandments yan. Kasi yung wording hindi recorded eh. Ang Ten Commandments recorded eh. Nasulat pa eh. Finds comprehensive expression in the principle set forth by Jesus na ano yun? Love God supremely at love our fellow men equally in ourselves. Yung law na yan, yan ang moral law talaga, original. Kasi kahit sa langit, applicable yan. Kahit sa lupa, applicable yan. Di ba, Pastor? Hindi ka gaya pag sinabi mo, bakit niya sinabi, Pastor, ba't mali sabihin na ang Ten Commandments ay applicable sa langit, Pastor? Ay, simple lang. Oh, sabi mo mga kapatid, ang sabi sa Ten Commandments, you shall not commit adultery. Prior, ang adultery, that is laws involving human relation, human relationship. Ay, wala. Una, wala daw kasal sa langit eh. Wala kasal sa langit eh. At isa pa, pagdating ni Kristo, doon sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi ni Christ, wala nang pag-aasawa roon. In other words, adultery is no longer applicable there because adultery is violation of marriage vows. Ay, wala nang pandoon eh. Now, another point, bakit hindi eternal yan? Ang Sabado, halimbawa, dalawang de Sabat, mangilin kayo ang iyong mga servant, ang iyong mga madservant, ang inyong mga hayop. May mga hayop pa doon sa langit na ipinag-aararo. Use your common sense, mga kapatid. Kahit hindi pa natin buklatin ang Biblia, just use your common sense. Walang ipinag-aararong kalabaw doon sa langit. Now, tsaka walang sunset to sunset sa langit. As a matter of fact, kahit doon sa Garden of Eden, walang ipinag-aararong hayop doon. Oo nga. Tignan mo, kasi ang sabi nila, ang kanilang argumento, iyan ay existido na sa langit at existido na rin doon sa Eden. No, oo that nga. Is not true. That is wrong not logic. True. Wrong logic. For example, ang sabi ng Ten Commandments, honor your father and your mother. Sino ba ang mother ni Adan sa kanya, Eva? Baka may get the mother. No, no, that is talking about physical mother. Oo nga. Nanay at physical tatay. See, another one. Iwag ninyong papagpahingain ninyo ang mga strangers within your gate. Now, question, may mga stranger ba doon sa Garden of Eden? Wala. Oo nga, no? So, kahit doon sa Garden of Eden, hindi ay applicable. Hindi applicable yan because wala namang pag-uutusan yan eh. See, huwag po utusan yan. So, yun ang mga bagay-bagay na dapat maintindihan nito mga kaibigan natin. Ha? Huwag kayong maglagay ng mga bagay na hindi naman totoo. See? Tama. Nagdadagdag ng mga bagay na hindi totoo. See? Para lang patunayan ang Sabado sapagkat nandyan nakakabit ang pangalan nila. Yun! So that, totoo yan! Dahil lang sa Sabado, they almost idolize it. Correct. That is disservice to God, and that is transgression of what the Bible is saying. Tama. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Sumasamba na sila sa araw niyan. Pinagbibintangan tayo mga Sunday keepers, sumasamba sa araw. Sila sumasamba sa araw. Correct. No? Tsaka ito, hindi na ba dito no, sa libro, we also believe, ito maganda, that it is this moral law, the Decalogue, that revealed sin. Decalogue, Ten Commandments ang nagre-reveal ng kasalanan. Kasalanan. Mm-hmm. Ang tanong, paano magkakaroon ng Ten Commandments sa langit walang kasalanan doon? Di ba, Pastor? Correct. So,
Kaya pala binigyan ang Ten Commandments dahil magre-reveal ng kasalanan. Sa mga katulad, ang Ten Commandments, hindi eternal, nagkaroon lang ng Ten Commandments noon nagkaroon ng kasalanan. Correct. Maliwanag po ba yan, mga kaibigan naming Sabadista? Correct. Ha? Ituring nyo lang Sabbath School itong ating podcast ngayon. Ganitong oras, Sabbath School pa rin. Sana makinig kayo, hindi kami nagbibiro, kami seryoso, no? Gamitin nyo lang utak nyo at sarili nyong isip. Sinasabi namin sa inyo para ma-assess nyo kung tama pa ba ang pinaniniwalaan nyo, mga kaibigan. Oh, ha? Now, dito tayo. Now, malinaw na kung ano sa atin ang moral law. No? Yes. Maliwanag na kung ano yung moral law, no? In summary, moral laws are generally considered timeless. Wala siyang ano, wala siyang pinipining oras, ha? Eternal, habang buhay, walang pasimula yan, hindi nagpapasimula, wala ring wakas, universal, hindi lang sa isang bansa binigay, kundi sa lahat ng tao at based on God's character. Now we go now proceed, let's proceed to ceremonial law, Pastor. Sarapin ng Webster Dictionary. Ceremonial law is the law prescribing the ceremonies of religion as those of the Jewish religion contained in the Old Testament. So therefore, kumpara natin dun sa moral law, ang ceremonial law pala ay creational, yes, temporal in nature, correct, and ceasing to be relevant and passing away. Kasi away. Temporary lang eh. Yes. Once the substance has come. Ano mo dadagdag niyo dyan, Pastor? Well, ito, concise definition ng ceremonial law. It is a formal act or series of acts prescribed by ritual, protocol, or convention. Ritual or protocol. Nga. Diba? Iyan ang ceremonial. Nakinuha ko ito doon sa mga legal dictionaries kasi yung Webster's dictionary. Of course, identical din. So, iyan ang ibig sabihin ng ceremonial. Now, you will have to perform ceremonies or acts in order to fulfill it. Tama. Diba? Whereas a moral law, you do not need to perform anything in order to observe it. Oh, halimbawa, sasabihin natin, magbigay tayo ng halimbawa sa ceremony. Ano ba ibig sabihin ng ceremony, ceremonial? Tingnan na lang natin ang kasal. Ang kasal ay that is a ceremonial activity. It is governed by law. It is governed by law that prescribe the formal and essential requisite sa marriage. Yan ang pinakang magandang ehemplo sa ceremonial. Ano ang ginagawa ng ceremonial? Magmamartsa yung ikakasal. Oh. Iahatid ng tatay, magtatanong ng ministro o sino bang nagbigay nitong bahay sa lalaking ito upang ikasal. So these are all Part of the ceremony. Pag hindi mo nasunod yan, you did not observe the ceremonies required by law. Magtatanong ang pare, mayroon bang tumututol dito sa kasalang ito? Now, remember that, mga kapatid. Pag hindi binigkas yan ng magkakasal kung mayroong tumututol, ang kasal ay hindi valido. Bakit? Hindi niya sinunod itong formal requisite. Grabe, na ito. No? See, may requirements talaga. Requirement yan. So, those are formalities. Now, pagkatapos, susumpa yung ikinakasal sa harapan ng mga testigo. Now, if hindi sila magsumpaan sa harapan ng mga testigo, that again is a formal requirement. And that is the reason why in every wedding ceremony, there must at least be two witnesses. Bakit? Silang magpapatunay part of the ceremony na naganap nga yung kasalan na yun. Na pag hindi mo yung ginawa, hindi sila sumumpa sa harapan ng mga witnesses na yon, then that kasal is infirm. Mayroong pagkakamali yan. And then after that, anong gagawin ng pare? By virtue o nagkakasal, by virtue of the power vested upon me by the laws of the land and the ecclesiastical law, I now declare you husband and wife. Now, if you do not do that, hindi mo nasunod yung mga ceremonial requirements and ang kasal ay infirm. Mayroong flaws ang kasal. Now that is ceremonial. So ang itatanong nila, how about Sabbath? Ay mga kapatid, napakatindi ng ceremony gagawin. Mamaya siguro, Doc, mamaya natin.
Oh, ano alright, yung mga discuss natin. ceremonies, Oo. ano yung mga ceremonies na gagawin mo para ma-observe mo yan. Na kung hindi mo Oo. masundan yung mga ceremonies na yon, then you are not observing the Sabbath. And that is the reason why Yan. the Sabbath is naturally ceremonial law. See? Oo. Tama. Maliwanag. Kaya mga kaibigan, ano, part pa rin ng ceremonial, kaya natin masasabi na ang isang kautusan ay ceremonial o moral, kasi po ang ceremonial kadalasan, at alam ito, tanggap ito ng lahat ng mga Bible students, ito ay consisting of types and antitypes, o yung types and shadows, no? Alam natin most of the ceremonial laws in the Old Testament ay type and shadow, that is something to be fulfilled in the substance through Jesus Christ. Kaya ang ceremonial law, temporal, ceremonial. No? Meron pala siyang purpose na ganoon, Pastor, no? Kaya pala mayroong mga objects, may mga ganoon na illustrations, mga ceremonies na ginagawa doon. It is not the end itself, but it is the means to an end, which is ito pala ay naglalarawan na nag-foreshadow sa gawain ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagbalik, pagpunta dito sa lupa. Yan po ang nature. Ang moral law, walang ganyan. Wala. Dahil kahit si Jesus Christ ay ipinanganak na ni Maria at nabuhay, bumalik na sa langit, andyan pa rin ang moral law. Bawal pa rin pumatay. No? Bawal pa rin mga lunya. No? Kaya isa, masasabi natin na kasama na dito, mami, explain natin, ang Sabbath ay ceremonial law. Kasi among the Ten Commandments, ito lang Sabbath, the fourth commandment sa 10, ang shadow correct of things to come, of the substance which is in reality is Christ. Pero yung first to nine commandments, hindi shadow of Christ yun eh. Di ba, Pastor? Yun ang makikita natin na malaki pagkakaiba eh. See, oh. Kaya nga, ang sinasabi natin, kaya nga hindi pinangalanan ng Biblia, walang teksto kang mabasa sa Biblia na nagsabing the Ten Commandments are the moral laws of God. Yan. Why? Because mayroon na kasing ito na hindi moral law, yung Sabbath na yan. No, yung binasa natin, binasa mo, Doc Leonard, na nakalagay dyan na temporal yun. In other words, mayroong hangganan yan. Hindi mayroong hangganan. Hindi kagaya yung moral law, eternal. Yan ang ipagkaiba nila. Pero ang Sabbath, ang ceremonial law, hindi specifically ang Sabado, mga kapatid, ang seventh day Sabbath. Ito, babasahin ko dito sa Exodus 31:16. Babasahin ko sa inyo. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath. Singular ito, so meaning seventh day Sabbath. Kasi dito sa 12, 13, 14, 15, plural ang Sabbaths dito. Mga ceremonials ito. Na sila ay mga kuwan din sila, mga sign din sila. Now ito, ang ating concern dito yung seventh day Sabbath. Oh. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generation. So there is a time element. Mayroong, mga kapatid, mayroong time element na siya ay magiging effective throughout their generation. Now, generation ng Israel yan, Pastor, ha? Yes, generation. Ang kausap dito ay Israel throughout the generation. Now, ang sinasabi kasi nila, perpetual covenant. Now, ang perpetual covenant yan, mga kapatid, that does not mean eternal because all the ceremonial laws sa Leviticus 23, mamaya pati priesthood eh. Yan. Yes, mayroong mga perpetual covenant yan. Ang ibig sabihin ng perpetual yan, as long as your generation lasts, yun. That is the meaning of that. So dito, tama. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath, observe the Sabbath, throughout the generation. So there is a time element. The Sabbath is coterminous with the existence of Israel. Kailan natapos ang Israel? Oh, kailan natapos? Tama. The New Testament. No more Jews, no more Greek, no more Gentiles, no more slaves, no more free, but they are all one in Christ. So there is no more Israel under the New Testament because Israel as an ecclesiastical body. Oh, as tama. Ecclesiastical body has ceased to exist, mga kapatid. Tapos na sila. Kaya ano, coterminous ang sabat sa kanila. It will be served throughout their generation, mga kapatid. Generation. So, now, whereas, ang moral law, hindi yan depende sa pag-exist ng Israel as a nation. Oo. Hindi nauna pa yan sa tao.
Correct. You see? So, sana naintindihan niyo yung sinasabi namin. Kaya dahil dyan, Pastor, maliwanag, no? Malaki ang pagkakaiba ng ceremonial at moral law. Therefore, kung ang ceremonial law ay temporary at hindi eternal at limited lang sa isang panahon, ang ceremonial law pala ay meron siyang lesser status compared to moral law. Kumbaga, nasa ilalim itong ceremonial law, mas mataas ang moral law. Kaya pala pagka nagkaroon ng conflict between the moral law versus ceremonial law, nagbanggaan yan, mas uunahin mong susundin ang moral law at pwede mong isantabi ang ceremonial law. Correct. Doon natin matetest kung anong moral at ceremonial ang Sabat. Kung itong Sabat ay meron tayong mababasa sa account sa Bible, lalo na kaya sa halimbawa ni Kristo, na isinantabi ang Sabat kumpara sa moral law. Ano? Oh, yes. Yan natin matetest yan eh. Yes, marami yan. natin yan. Hmm. So ito ngayon malalaman natin yan, Pastor. Iisa-isayin natin yan. Pero bago natin isa-isayin yan, ay alamin muna natin yung mga common argument na ginagamit ng mga kaibigan nating SDA na kung bakit nila tinatawag na moral law ang Sabat. Ayan. Pakinggan muna natin yung kanilang argumento. At tayo, nakakasakay tayo dito kasi tayo dating Adventist. Ako dati kung pinagtatanggol sa debate yan. Ha? Ginagamit ko rin yan eh. Oh. Ano ba yung mga argumento? Meron tayong sasagutin na tatlong common arguments for the sake ng ating mga viewers, no? Number one, ito common to na ginagamit ng mga kaibigan Adventist. Eh kaya moral law ang Sabat kasi the Sabat law is included in the Ten Commandments. So therefore, ang Ten Commandments, moral law. Oo, ang Sabat nasa Ten Commandments. Oo, therefore, moral law ang Sabat. Entonces, sabi nila, kaya moral law. Tama ba yung ganong pangangat yun? Tatanggapin niyo ba yan, Pastor? Mali. Oh, bakit mali, Pastor? Sabi nila, the Sabat is a moral law because it is in the Ten Commandments. Now, the first thing that diniscuss ko na kanina, sinabi na natin kanina, the Ten Commandments is never named moral laws of God, the moral laws of God. Why? Because itong Sabat na kasama roon. Pag sinabing the moral laws of God, in other words, sinasabi mismo ng Biblia na ang Sabat ay moral law. Now, the problem there is, ang problema dyan ay ganito. Kung sundan natin ang kanilang argumento, because the Sabat is included in the Ten Commandments, therefore it is a moral law, paano yung mga moral laws na kasama sa ceremonial laws? Oo nga. Ano? Sundan na natin yung argumento nyo. Are you telling us that incest is a ceremonial law because it is included in the ceremonial law? Bestiality is ceremonial law because it is... Kaya siguro gusto ninyong alisin itong mga ito, gusto ninyong isama roll kasi ginagawa ninyo. Hindi naman siguro. Sino naman sa inyo ang nakikipagrelasyon sa mga hayo? Kasi hindi naman pala moral yan eh. Oo, so, wala sa Ten Commandments eh. Wala sa Ten Commandments yan eh. Incest, for example. Kanina yung sinabi natin, yung abortion. Because it is not in the Ten Commandments, therefore it is a ceremonial law, and ceremonial law has been done away with, and wag na dapat sundin. Yan ba ang gusto ninyong mangyari? So that argument, mga kapatid, it holds no water whatsoever. Yeah. It is an insane argument. Hindi po pwedeng argumento man yan. Porque kasama sa Ten Commandments, moral law na rin, that is not true. Kasi, uulitin ko, following that same logic, are you telling us that the moral laws in the ceremonial laws are also ceremonials because they are included in the ceremonial laws? See? Iyon ang dapat sagutin ninyo. Kaya nga tuloy, nakakapag-isip ako. Kaya siguro yung abortion, italamak eh. Because it is not in the Ten Commandments. Anyway, that is a ceremonial law. And ceremonial law has been done away with. Siguro dapat tanungin natin ang gumagawa niyan eh. Kasi naturuan sila na ang mga bagay na ito, ang mga long itong wala sa Ten Commandments, ay ceremonial law. Kaya siguro yung mga doctors nilang nag-abort, pumapatay ng mga sanggol, ginagawa yun. Because of that belief. No, sorry to say that. Nakakaduda eh. Baka ganun nga. Kaya nga, Pastor, nagtataka tayo. Last time, diniscuss natin yung about tithes and offerings. Yes. Na kahit mga Hudyo, yung mga Jews ngayon, mga Hudyo, nasa kanila binigay yan,
Ngayon, alam nila na hindi na dapat sila mag-tithe. Pero, alam nyo pa, Pastor, na ay mga Hudyo ngayon na binigyan ng Ten Commandments, alam nila na ang Sabat ay ritual. Correct. Hindi moral. Ito, sabi, ito mga kaibigan, ha? Ito ay sinishare namin sa inyo kasi ito mga Hudyo mismo. Sino yung pinagkalooban ng kautusan? Sabi nga sa Roma 3.1, anong kahigitan ng Hudyo sa atin? Ah, kahigitan. Sige, binigyan ng aral ng Diyos. O, yes. Edi, tingnan nyo sa kanila, mga Hudyo, ha? Ano ba ang Sabat sa, para sa mga Hudyo? Moral o ritual o ceremonial? Ito sabi ng kanilang Jewish Virtual Dictionary. No? Right. Sa website, tingnan nyo po. Jewish, ito yung paniwala ng mga Hudyo. Sabi dito, Shabbat. What is Shabbat? Shabbat is the most important ritual observance, yes, in Judaism. Right. And is the only ritual observance instituted in the Ten Commandments. Oh, kala nyo, sabi lang namin ni Pastor Debian. Hindi ho. Sabi kami doon, nagsabi niya yung sinasabi ni Pablo, makinig kayo sa mga Hudyo, anong kahigitan ng Hudyo? Sila'y pinagkalooban ng aral ng Diyos. Oh, yun pala yung Sabat eh. Ba't sa inyong moral lang Sabat? Eh, yung pinagbigyan na original ng Sabat na hanggang ngayon, nangingilan ng Sabat at kayo nakikisabat lang. Ha? Eh, ritual. Oh, ito pa. Ito yung galing sa isang rabbi, pastor, sa website ng Sabat Day of Eternity by Rabbi Aryeh Kaplan. Ha? Tignan niyo sabi niya. Among the many rituals of Judaism, we find one prime ritual that stands above the rest. Ano yun? That is Shabbos or the Jewish Sabbath. Ha? It is the only ritual mentioned in the Ten Commandments. Okay. Oh, alam na mga Hudyo eh. Kaya kung tatanungin kayo, sino paniniwalaan nyo? Yung mga Sabadista nakikisabat lang sa Sabat ng mga Hudyo? O yung talagang binigyan talaga ng Sabat ng mga Hudyo? Tanungin nyo, ha? Sino paniniwalaan nyo? Sabi ng mga Hudyo na hanggang ngayon, ang Sabat ritual lang yan, ceremonial lang yan, na tanging iisang ritual, the only ritual law na nasa Ten Commandments. Ba't sila alam nila kayo hindi? Eh kasi ang sinusunod nyo si Aling White. Si Aling White ang sinusunod nyo eh. Alam nyo naman, bula ang propeta yan eh. Oh, tapos hindi pa kayo mahinig mag-aral. Tamad kayo magbasa ng Bible. Gusto nyo lang nakikinig sa pastor na nakakurbata, na nakaayos, kala nyo matatalino. Pero iba sinasabi. O ito mga kaibigan, ha? Nasabi na namin sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Hindi ko tama yung nakarating na aral sa inyo. Now, Pastor, yung nila, eh kung ganun, bakit, ba't merong isang ritual law? Ba't may kaisa-isang ritual law na nakapasok sa Ten Commandments? Eh di ba, ang Ten Commandments ay moral law? Eh bakit, anong ginagawa ng ritual law dyan? Na kahit mga Hudyo, tanggap nila na ritual law. Eh kasi nga, gaya na nabanggit po ni Pastor Dave kanina, mga kaibigan, ang Ten Commandments ay tinuturing na covenant, the words covenant of the covenant. Yan po mismong covenant. 10 salita na yan ay salita ng tipanan, the words of the, yeah, covenant. At alam nyo ba mga kaibigan, bahagi po ng agreement na nakabase po yan sa Old Testament, sa ancient Near East culture na kung saan na, doon nabubuhay si Moses noon at mga Israelita, part ng culture nila, pagka merong kasunduan sa pagitan ng dalawang tao, ha, binubuo ito palagi ng promise. May 3 part yan ang covenant eh. May promise, okay, kasunduan, na hindi ka na namin gigirahin, hindi ka na namin guguluhin sa kondisyon. Basta ang kondisyon, pangalawang part ng ano ay kondisyon. Sa kondisyon na magbibigay ka sa amin ng ganitong halaga, magbibigay ka sa amin ng ganitong mga baka, mga hayop, at number 3, part ng covenant ay sign. At merong sign. Yung ibang sign nila, maglalagay sila ng hikaw sa ilong, maglalagay sila ng tirintas o tali. Now, inapply po yan sa panahon ni Moises sa Sinai nung binakipag-agreement ang Panginoon sa Israel kasama si Moises. May promise din ng Panginoon, di ba, Pastor? May, yes, promise ang Panginoon eh. Ang promise ng, yes, Panginoon sa Israel, napakalinaw, ang sabi niya, ang agreement, God promised
to be with the people and to lead them to the promised land. Ha? Yes. So the Israelite, anong condition? The Israelites must obey the Ten Commandments and all the laws of God. Ayan. Yes. Ngayon, ano yung sign? Ano yung pangatlong part ng covenant? The sign of the covenant is the Sabbath day. Okay? So the Ten Commandments and some of the laws of the covenant, rituals or kasama ng ritual ng Sabbath, those laws which Israelite must follow remain in the covenant. Kaya huwag kayong magtaka, eh bakit may nasama na isang ritual no dyan sa Ten Commandment? Eh kasi nga yan ang words ng agreement ng covenant. At kailangan merong sign. Pansinin nyo, yung sign na Sabbath nasa gitna ng Ten Commandments, di ba? Kasi sign yan eh. At yung covenant na hindi ka kasama dyan. Para lang sa Israel yan. Kaya ka namang problema. Ang mga Israel, hindi nagkataka, hindi namang problema. Ang mga Hudyo, alam nila na iyan ay ritual. O, kita mo na? Kaya ka nagtataka kasi hindi ka naman sa ibinigay yan eh. Ang mga Hudyo, hindi na nagtataka kung bakit may ritual na kaisa-isa sa Ten Commandments. Kasi they know that the Sabbath na binigay sa Hudyo ay sign. Kaya nga may mga talata sa Old Testament, Pastor, di ba? Na ang Sabbath ay sign between Israel and me, that I, the Lord, who sanctifies them, and I give my sign. Kaya lang iba matigas ang ulo, hindi naman silang kausap eh. Pwede nilang kinakapit sa kanila. Ano ho? Now, Dr. Ronald, temo ha. Paliliwanag natin kung bakit ang sign ng covenant na ito ay ceremonial. Yan. Okay. Sige, Pastor. Bakit ceremonial ang ginawang sign? Now, of course, ang covenant ng Diyos, nagbabago-bago ang sign. For example, si Noe, rainbow ang sign. Si Abraham. Oo nga, tama, tama. Now, pagdating dito sa Sinaitic Covenant, ang agreement na ito, dapat magpakita ang mga Israelitas ng katapatan sa covenant. How will they show their truthfulness or loyalty to the covenant? It will be by way of doing something. Nasusundan niyo ba? Tama, tama. That's true. It should be something. It should be by way of doing something. Patunayan sa gawa. Yes. Kung ang kanyang covenant, ang ginawa niyang sign ay thou shall not steal, and that is being done by all people throughout the nation that they were living. Kasi lahat naman sila hindi nagnanakaw. But to identify Israel as a unique people of God, ito ang ginawa ng sign sapagkat yung lahat ng mga tao roon ay hindi sila nagsasabat. Tama. So as a means, as a manifestation of loyalty to the covenant, ang sabi ng Diyos, ito ang magiging sign. So every time you observe the Sabbath, you are showing loyalty to the covenant. Yun. And there is no appropriate sign that can be given to the covenant except ceremonial, because that is correct. The thing that requires active part of correct. The people of God. Now, ang problema dyan, mga kapatid, bakit naging special yung Sabbath, yung Sabbath na yon? Kasi hindi naman pwedeng ilagay ng Diyos ang lahat na Sabbath sa Ten Commandments. Hindi ka, hindi naging isa po yan. Now, ang sign actually ng covenant ng Diyos, hindi lang yung seventh-day Sabbath, but it is the primary sign of the covenant, the seventh-day Sabbath, because they were slaves in Egypt. Wala silang pahinga. Kaya ang Sabado, ibinigay si Kalya para magkapagpahinga sila. But yan. The rest of the Sabbaths, they constitute a sign. Tingnan natin mga kapatid, dito sa Ezekiel 20:20. Moreover, natin, I will give them my Sabbath. Ezekiel 2012. Moreover, I also gave them my Sabbath. Plural. 2012. Marami. Ezekiel 2012. Pero pag Adventist bumasan niya, nagiging singular. Singular, oh. Moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign. Nakita na niya. Hindi lang yung weekly. Hindi yung weekly. My Sabbaths. Yan, magandang point yan.
that they may know that I am the Lord who sanctifies them. So ano ang importance ng Sabbath noon? To remind Israel that it is God who sanctifies them, it is God who delivered them. So they will have to do something in order to show their loyalty to the covenant. And that sign, mga kapatid, remember, it is not limited to the seventh-day Sabbath, but it includes all the Sabbaths now. 20. Annual. So, inulit sa 20. Verse 20. Hallow my Sabbaths. So, plural na naman. Plural. Hallow my Sabbaths, and they will be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. So, itong Sabbath signs na ito, mga kapatid, hindi lang nag-iisa sa seventh-day Sabbath. Lahat na Sabbath yun, they constitute a sign. Na kaso minamali ng mga Adventist ngayon yan eh. Ginagawa nilang weekly Sabbath lang yung sign ng Diyos eh. No, nisira nyo ang Bible, mga kaibigan sa Batista. Nisira ang Biblia nito. Nisira nyo ang Biblia. Walang magandang ganyan. Kung ano yung nakasulat yung sundin nyo. Hindi lang dyan. Kasi dito sa Exodus, kahit sa Exodus pa, nung pagkatapos na ibigay ito, ito, babasahin natin sa Exodus, chapter 31 ng Exodus. Verse 12, down. Verse 12, okay. 31. Kasi paulit-ulit itong sinasabi ng Biblia, hindi ang 70 Sabbath lang ang sign, kundi lahat na Sabbath. So, ito. Signs. And the Lord spoke to Moses, saying, speak also to the children of Israel, saying, surely my Sabbaths you shall keep. Sabbath, plural. Plural po. You shall keep, for it is a sign. Another singular. Na naman, a sign. Plural yung Sabbaths. Plural yung Sabbath, pero isa lang yan, sign. Isa lang para yung, sa Panginoon. Ay sa mga Adventist ngayon, singular yung sign, singular na rin yung Sabbath. Ano ba naman yan? Manahala tayo ang paglilikot nyo. Surely my Sabbath you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generation. So mayroon namang time frame. See, throughout your generation that you may know that I am the Lord who sanctifies you. Kita nyo. So ang sign dito, mga kapatid, sa Ten Commandments, inilagay lang ang Sabbath, isa lang, because that Sabbath in the Ten Commandments is a representation of all the Sabbath. Yun. As a sign. Correct. Of that covenant, mga kapatid. Yan, so, yun. Sana maintindihan nyo yan eh. There is such thing as representative. Now that seventh-day Sabbath, it represents all the Sabbaths which constitute a sign. Kaya ang tanong natin dito sa mga kapatid natin ito, una-una, pag binasa nila itong mga tekstong ito, yung plural, ginagawa nilang singular. Yun nga Ayun namang mga nakikinig, hindi naman genetic yung binabasa. Pagdating din naman sa Ezekiel, pakinggan nyo yung mga nagsisermon sa inyo, mga minister na nagpipreach. Hindi nila binabasang plural yan. Inaalis nila yung S. Bakit ganyan, mga kaibigan sa Batista? Ba't ganyan kayo? Huwag yung dayain ng tao. Be honest with the Bible, ha? That is pandaraya, mga kapatid. That's pandaraya. So, mandadaya. Yan ang sagot natin. Bakit ang seventh day Sabbath inilagay sa Ten Commandments as a sign? Yan. Because iyon ang magpapatunay na loyal sila sa covenantal relationship. They must perform something to show to God that they are loyal to the covenantal relationship. Now, halimbawa, ang ginawang sign ay, you shall not steal. Ay, di wala silang gagawin. Ay, wala silang pagkakaiban doon sa mga ibang tao. Kaya ibinigay ang sign yan to make them different from their surrounding people. Ganyan yan, mga kapatid. Sana naintindihan ninyo. Maliwalag, mga kaibigan. At sana po maunawa. Be open-minded na huwag kayong panatiko, no? Kami, dati rin panatiko, pero inopen ang mind namin. Kasi nakita namin mali. Hindi namin masikmura. Niloko na kami ng mga pastor ng Adventist eh. Ito, argument number two, pastor. In short lang natin. Tapos na tayo dun sa unang argument nila. Kasi moral daw ang Sabbath. Nasa Ten Commandments. Nasagot na ho yun. Dito tayo sa pangalawa. Kung bakit daw sabi ng mga Adventist, ang Sabbath ay moral law. Kasi, pag nag-violate ka raw dito sa Sabbath, papatayin ka. Totoo ba yan, pastor? Sabat lang ba? Pag nilabag mo, papatayin ka, kaya moral law. Is it?
Ang daming sa mga ceremonial loss, ang kasalanan, patay din. Oh, itong si Nada Binabayo, no, maglaro ng apoy doon sa Antonio. Ah, yan. Patay din sila. Now, ang ibig sabihin, moral yun. Oh, itong si Juan, yung hinawakan niya yung Ark of the Covenant, ang ibig sabihin, Bisa. Moral na rin yun. Patay din siya. Ma. We can cite many ceremonial laws in the Old Testament. Ang punishment ay death. So that argument, because the punishment is death, must be moral law, that is not valid argument. It does not follow. Yes. Non-sequitur, sabi nga. Yes. Oh, ito naman. So wala nang argument din, ha? Na, hindi lang po pag lumabag sa Sabat ang pinapatay, napakarami po na pinatay. Pero hindi ibig sabihin na moral law na rin yan. Okay? Ito number three argument nila. Ha? The Sabat is moral law because it is spoken by God verbally and personally. Siya pa mismo sumulat sa tapis ng bato. Kaya ito moral law. Totoo ba? Basta ba ano sabi dyan? Na-discuss na natin yan. Ang pinagsulatan ng Diyos, bato. Pero nung iraratify ang covenant, simulat sa libro. At nung iraratify, ang dinadala yung libro, hindi yung bato. Argument is again, wala ang argumento niya. Basahin ninyo mga kapatid dito sa Exodus, nung iraratify ang covenant. Ayan, basahin natin Exodus. Nung iraratify ang covenant, ano ang ginawa ng Panginoon? Oh, chapter 24, when the covenant was about to be ratified, ano? And Moses wrote all the words of the Lord, and he rose early in the morning and built an altar. Anong verse po? Verse 4. Verse 4 hanggang sa 7, nung ina-ratify yung covenant. Oh. And Moses wrote all the words of the Lord. Now, remember, chapter 24 is about ratification of the covenant by blood. Oo nga. Anong ginawa ni Moses? Isinulat niya lahat ang mga salita ng Diyos, and he rose early in the morning and built an altar, the foot of the mountain, and 12 pillars according to 12 tribes of Israel. Now, 7. Alin ang dinala roon para wisikan ang dugo? Then he took the book of the covenant. Sino sumulat nito? Si Moses. And the book of the covenant was the one who was brought to that ratification ceremony. Hindi lang 10 commandments lang? Yes, hindi lang 10 commandments. Because the book of the covenant includes everything, including the ceremonial laws na sinasabi nilang law daw ni Moses yun. That is not true, mga kapatid. Lawak-lawakan natin ang ating pag-iisip. Bakit? Okay. Kasi pag ilimit natin dun sa pag-iisip natin kung ano na sinabi sa atin, yun na yun. Baka mayroon pang expansion yun, mga kapatid. And what we are reading to you are the expansions of what they are reading to you because they are not reading it to you. So ang sabi rito, mga kapatid, while it is true that the Ten Commandments was written by God on tablets of stone, but it was copied by Moses, it was written by Moses in a book. And that book is called the Book of the Covenant. And what is the covenant? See, Deuteronomy 4:13, the Ten Commandments is the covenant. Now here, the Book of the Covenant. Kaya ang naunang isinulod doon ni Moses, yung Ten Commandments. And the rest of the laws, isinulat niya rin doon sa librong yun. So that argument is, it does not hold any water at all, mga kapatid. It does not hold any water at all. Kaya nga, Pastor, napaka-babaw, no? Kawawa naman tayo nun at napaniwala tayo sa ganyan. So ito na tayo ngayon sa ating ipepresent, Pastor. Tapos na natin na maliwanag na mali ang kanilang mga depensa. At pupunta tayo ngayon dito sa tinatawag nating 7 biblical reasons, no? Why the Sabbath is 100% ceremonial law. Okay? Okay. Ceremonial law talaga siya. So inalista muna natin yung mga balakid na maaring umarang sa ating pinag-uusapan. At ngayon, number 1 ito. Bakit natin nasabi na 100% na ceremonial law ang Sabat? Number one, because the Sabat was created. Yes. Therefore, it is not eternal. O, di ba, Pastor, maliwanag?
Yes, maliwanag. Mark 2:27, the Sabbath was made for man. Ano masasabi niyo dyan? Well, clear. In other words, prior to the creation of man, there was no Sabbath. Bakit? It was made for man. No, man, you do not need to be a brain surgeon to understand that, mga kapatidi. The Sabbath or rocket was scientist. For man. Or rocket scientist. Hindi mo kailangan. As a matter of fact, hindi na kayo pwedeng graduate sa high school. Maintindihan mo yan eh. Ito ay ginawa para sa'yo. In other words, wala ka pa. Wala pa niyan. Because it was made for man, that follows that prior to the creation of man, the Sabbath was non-existent. That is the clear-cut answer to that, mga kapatid. Kaya, Pastor, yung mga nagsasabi, ang Sabbath, moral law yan, kasi eternal yan, sa langit pa. Wala pang tao, may Sabbath na, hanggang sa bagong langit at bagong lupa, eternal. Wrong. Si Jesus na nga nagsabi, ang Sabbath ginawa para sa tao. Ibig sabihin, Pastor, pala niyan, ibig sabihin niyan, bago pa magkaroon ng tao, walang Sabbath. Wala, kasi prior to the creation of man. Oo, kasi Sabbath, ginawa, sinadyang gawin ng Sabbath, para sa tao. Kung paano kung wala pang tao, hindi walang Sabbath. Walang Sabbath. Not as simple as that. Now, of course, pwede natin elaborate yan na ang man dito, mga kapatid, it does not mean all men. Hindi sa lahat ng tao. Kasi there is no qualifier as all men. See, ang paliwanag na kasi nila yan. Ang man dito, anthropos, na ibaba mo yung basa mo sa chapter 3, verse 1. Kasi ang man dyan, there is a man sick with leprosy. Anthropos din ang ginamit. Singular. Oo nga, no? Diba? Maliwanag yan eh. So, kaya nga, ang point yan natin dito, Pastor, moral law is before man. Bago pa magkaroon ng tao, meron ng moral law. Ha? And it is above man. Yan ang pinagkaiba ng moral sa ceremonial. Yes. Pero ang Sabbath law came after man. Di ba? Ang tao ginawa tao. 6 days. Ika-six day, ginawa ang tao. Tapos kinabukasan, ginawa itong Sabbath. Sabi nga, di ba? Yes. At nagpahinga ang Diyos ikapitong araw. At nag-isis para sa tao. So, how come naging moral law ito? Nauna pa ang tao? Nauna, ibig sabihin tao, nauna, walang moral. Wala. Nagkaroon lang ng moral, ikip ito. Ano ba naman yan? Parang hindi ko matanggap yan, Pastor. Nauna ginawa ang tao, walang moral. Walang moral. Now, eto pa. Eto pa, number one po yan, ha? At kasama pa sa ating argument, eto, kung bakit hindi moral law at hindi siya, ang Sabbath ay hindi eternal, kundi created. Because the Sabbath law by nature is temporal. And being based, saan ba naka-based ang Sabbath? Based on the 7 days of creation. Yes. Pag binasa mo Exodus 20 verse 8 and 9, ha? Sapagkat ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw at 7 araw, siya'y nagpahinga. So, paano masabing eternal ang Sabbath at ito'y moral? Correct. Ang moral law, eternal. Ang ceremonial, temporal. At nakikita natin sa talata, may simula po ang Sabbath, kaya temporal po yan. Okay. Isa pa, itong ang creation account, itong isulat ng Genesis, ang nasa isip ng author, si Moses, ay yung simple agrarian community of Israel. Tama. Moses does not know anything about Equator, Eden, South Pole. Hindi niya alam ang South Pole na walang sunset to sunset roon. For months, the sun does not set. O paano mong ang reference dito, sunset to sunset? O doon, paano sila doon? So, dyan lang sa puntos na yan, hindi lang mga kapatid temporal, kundi ano, it is not applicable universally because there are other places without setting of sun and rising of the sun for months. Kaya hindi po pwede roon. Of course, ang sabi ni Ellen White, kasi problema yun din nila sa kanya, ang sabi niya, ay marami kasing lugar sa sanglibutan na hindi kayo mamumproblema. Lumipat kayo roon. Huwag kayong tumira dyan. Nakita mo na. Nakita mo na yung katwiran na yun. See? Nakita mo katwiran na yun. So, hindi po pwede. It is a creational, temporal creational, based on 7 days creation week, na ang concept dito ng nagsulat ng Genesis, si Moises ay, it is, ang kanyang nasa isip ay, the simple agrarian community of Israel. Hindi. Tsaka ano? Wala silang,
Wala silang tama. Alam doon sa international tama. Dateline. Wala silang alam tama. Doon sa kanya. Tsaka ano ah, ang Sabat ay time-bound. Time-bound? No? Airtime, ang sinusunod niya, airtime. Ha? Every week, once in every week, based on Earth. So correct. Therefore, walang wala pang Earth, oh, wala pang Sabat. Wala. Di ba? Oh, yun nga eh. Eh, ko ba't di makuha ng mga kaibigan natin Adventist yan? Sasabihin pa nila, tigas pa rin ng ulo, eternal ang Sabat. Pagsamba na lang ginagawa nyo, sinasamba nyo na yung araw, hindi na wala na po tayo sa katwiran, nawawala na po tayo sa hulog, sabi nga, ano? Okay, ito pa. Sinasabi sa scriptures kung bakit natin nasabi ang Sabat ay ceremonial, 100%. Kasi sabi ng Leviticus 23:1-24, ang Sabat correct. Ay is a feast day. Di ba, Pastor? Yes, so kung mayroon kayong mga Biblia, sige, basahin natin. Leviticus 23. Chapter 23, mga kapatid. Basahin ninyo yan, oh. Pabasa natin kasi sa kanila to. Kasi ang chapter 23, that talks about festival. Ang yan, ng festival, the feast of the Lord. Yes, so ito, oh. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel and say to them, the feast of the Lord, oh, feast, mga fiesta. Pag sinabi mo fiesta, there are ceremonies that are ceremonies, ceremonies, which you shall proclaim to be holy convocation. These are my feasts. Anong nauna? Anong nauna? 6 days work shall be done, but the seventh day, sa listahan ng lahat ng mga Sabbath, na festival, ceremonial, siya ang nauna. See? Verses 1-3. Oh. 6 days work shall be done, but the seventh day is the Sabbath, is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work. It is the Sabbath of the Lord in all your dwelling. So yun ang nauna. Ano, sinama siya sa ceremonial laws. Saka sinabi ng Panginoon, these are my feasts. Ano, anong basa ninyo rin sa these are my feasts? I-enumerate, Verse 4, Passover. Verse 6, unleavened bread. Verse 9, first fruits. Kita mo? Verse 9, first fruits. Verse 15, Pentecost. Verse 15. Ano pa? Verse 23, trumpet. Magbubulo ng trumpet. That is Sabbath din sa kanila yan. Verse 26, Day of Atonement. Day of Atonement. And verse 33, Tabernacle. So, mga Sabbath ito. At itong mga Sabbath nito, ang sinasabi rito ay, they are perpetual Sabbaths. O kaya yung sinasabi ni Nurong everlasting ay, yung Sabbath ay everlasting. Ito rin, mga everlasting din dito. Ay, bakit nawala yan? Because everlasting or eternal, it is co-terminus sa existence nila. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. See? So, maliwanag ito. Paano mong sasabihin na ang Sabat ay hindi ceremonial? Hindi ceremonial law. Nakasama siya. Number one sa listahan ng mga feast ng mga ceremonial law. See? Yan. Kaya number one, ha, mga kaibigan, ha? Maliwanag lang po sa Biblia, ha? Ang Bible lang po mismo. Basahin nyo kasi yung Bible nyo. Huwag kayo maniwala sa sinasabi ni Ellen at mga pastor nyo. Number one, hindi eternal ang Sabat. Ito'y ginawa, kaya hindi po siya eternal. Part siya ng ceremonial. Ito number two. Yes. Ha? Mm-hmm. Bakit natin nasabi ng Sabat ay 100% ceremonial? Because of the nature of the Sabat. Ano ibig sabihin nito? Kasi ang tao, ang kanyang konsensya, sa konsensya ng tao, ang tao, by default, no? Halimbawa, isang sanggol o isang sino man tao na lumaki sa bundok, no? Na walang Bible, yan ay lalaki, tatanda, may konsensya yan. Alam niya kung anong tama at mali. Moral yun eh. Pagka alam niya, na, pag ninakawan siya, nasasaktan siya. At pag magnanakaw siya, nakukonsensya siya. Sino nagturo? Okay. Hindi Bible. Yung konsensya niya. Yung naglagay doon ay walang iba kundi ang Diyos. No, di ba may sinasabi kasi sa Roma? Sige, Pastor. Kasi ang tao, nilalang ng Diyos na free moral being. Di ba? Yun ang pagkalalang sa tao. In other words, inherent sa tao ang moral consciousness. See? Correct. So, prior to this, mga laws na ito,
itinanim ng Diyos sa tao ang consciousness about morality. Ngayon sasabihin nila, ang argumento nila, bakit nagkasala si Cain nung patayin si Elan, nung patayin si Abel? Kasi mayroon ng Ten Commandments. Wrong! Wrong. Kasi wala pang Ten Commandments doon. But God has implanted to to Cain, to Abel, to Adam, moral consciousness. Kaya alam nila na mali ang ginawa nila. That is, sa atin ganyan. Inherent yan sa atin. Kahit sabi nga sa Romans 2:14-15, di ba, Pastor? Correct. Sabi dyan, for when Gentiles who do not have the law, by nature, do the things in the law. By nature, ha? Kung ano sinasabi ng conscience. This, although not having the law, kagaya ng law of Moses, are a law to themselves, who show the work, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves, their thoughts accusing or else excusing them. O, di ba? So, yung mga Gentiles yan na walang, hindi binigyan ng law of Moses o ng agreement na binigyan ng Ten Commandments. Pero sabi ng talata na meron sila by conscience. Alam nila kung anong tama at mali. Subukan mong nakawan niya, magagalit sila. Subukan mong rapin niya, magagalit sila. Patayin mo sila, magagalit. Bakit? Sino nagturo sa kanila? Inherent sa tao yan. Ginawa ng Diyos yan. At yan nga, matibay na patotoo na merong Diyos eh. Correct. No? Yung mga atheist na nagsabi, walang Diyos, hindi ko nakita. O sino nagbigay sa tao niyan? Kahit na hindi sila magkakakilala, iisa lang alam na lahat sila agree na masama na nakawan ka at masama ang patayin ka, di ba? Yes. Kasi nasa tao yan. Pero ang point natin dito, Pastor, kung ang Sabat ay moral law, dapat ang tao, pinanganak na, kahit hindi magbasahan ng Bible, hindi mo utusan, kusa siyang maghahanap ng simbahan pag Sabado. Kasi sinasabi ng conscience, meron bang ganun, na inherent sa tao by nature sa conscience niya, kapanganak niya, tapos nagkaisip na, naku, kailangan kong mag-Sabat, hanap ako simbahan Sabado. Pwede ba yun? Wala. Sinasabi ba ng konsensya na pag Sabado, eh, magsimba ka? Pag di ka magsimba, hindi ka malidigtas? Wala. Wala ganyan. Now, as a matter of fact, dito sa New Testament, basahin natin. Kasi sa lahat, yung lahat na kasalanan na ilinista sa New Testament, pag binasa natin, napakarami nito, sa Corinthians, sa Revelation, marami dyan. Yung mga kasalanan na isinulat dito sa New Testament na hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang gumagawa nito, marami yan, New Testament. Lahat na halos na kasalanan na pwede nating maisip, ilinista na dyan. Hindi kasama ang pag-Sabat. Sabat. Sabat ang pinaka-importante sa mga batas ng Diyos. Sana inuna yon ang hindi magsimba sa araw ng Sabado ay hindi maligtas. Pati sa Galatia, di ba? Yung work of the flesh, tsaka yung work of the Spirit. Correct. Bunga ng Espiritu. Bakit mo lang sinabi, pag Sabado nagsisimba ka? Bunga ng Espiritu. Wala, no? Magtataka ka. Kasi dito sa Revelation, yung mga duwag na hindi magmamana ng kaharian ng langit, yung cowardly. Imagine na kung ang Sabat ang pinaka-importante, eh bakit hindi yun inuna? O kaya nabanggit ko lang. Ba't duwag ang inuna? Bakit yung mga karuwagan daw hindi magmamana ng kaharian ng langit? Magkukulam, yung mga magnanakaw. Mapakiapid. Pero hindi sinabi yung mga Sabat break, mga Sunday keepers. Hindi sinabi. Hindi sinabi. Oo. Ganyan eh. Mga kaibigan, ha? Sige, pasal. Dito sa Revelation 21. Magbasa 21:8. 21:8. Sige, pasayin natin. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone in the second death. Hindi sinabing yung hindi nangilin ng Sabado. Sunday keepers. Sunday keepers ay hindi magmamana ng kaharian langit. Marami actualing text ito mga kapatid sa Biblia. Sinasabi nyo kanina sa Korinto yun eh, di ba? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa Korinto. Tapos sa Galatia, siguro. So, in short, Pastor, sa New Testament, hindi sinasabi kasalanan yung gano'n kasi hindi part ng moral law yan eh. At hindi requirement.
Correct. Sige po. Kasi kung requirement yan, dapat inuuna yan lahat sa mga listahan ng kasalanan na hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Tsaka hindi tayo hatulan ng Diyos based sa ceremonial laws. Hatulan tayo ng Diyos based on morality. Sabi nga ni Jesus, ang nagpaparami sa tao, hindi yung kumapasok sa kanyang bibig, kundi ang lumalabas sa puso. Oh. Eh, wala another, nung... sige. Oh, oh, correct. Another example ng mga kasalanan na hindi papasok sa langit. Oh. Chapter 6 ng 1 Corinthians. Yan. Verse 9. Yan yan. Tingnan mo. Verse 9, chapter 6. Verse 9. 1 Corinthians 6:9. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicator, wala sa Ten Commandments na, nor idolater, nor adulterers, nor homosexual, oh, homosexual na Ten Commandments yan, nor la. Sodomites, so wala sa Ten Commandments sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkard, nor revilers, nor extortioner will inherit the kingdom of God. O kita nyo, hindi man lang binanggit dito na ang hindi sumasamba sa araw ng Sabado ay hindi maliligtas. Pero Sunday keepers! Kasi hindi kasama keepers, Sunday keepers. Wala. Marami tayong mababasa dito. Alam mo, inilista ko yung mga kasalanan. Ang dami niyan. Magtataka ka. Bakit yung hindi sumasamba sa araw ng Sabado, hindi kasalanan, at saka yung sumasamba sa Linggo ay hindi rin maligtas. Ang sabi, ang tinuturo pati nila, pag sumamba ka sa araw ng Linggo, kampul ka ni Satanas, ay walang kampul ni Satanas na maliligtas. Diba? Kaya nga, pastor, eh. Napansin ko rin, yung word na Sabbath sa New Testament, 60 times lumabas sa New Testament. Isa lang doon ang binanggit sa ni Apostol Pablo, negative pa. Correct. Negative pa. Ibig sabihin, isa nung beses na nga binanggit sa sulat ng Apostol sa New Testament, eh hindi pa pautos na, oh, manggilin kayo ng Sabat, ha? Kundi negative. Oh, huwag na kayong hatulan tungkol sa Sabat. Yes. Anino lang yan. At yes, natupad yan at sa sustansya kay Jesus. Oh, hindi nyo ba nahalata yun? Di ba? Now, itong mga binasa natin, di po ba? Lahat mga moral laws yan. Eh kung moral law ang Sabat, di sana nandiyan din yan. Nakasulat din yan. Wala. Hindi nakasulat, mga kapatid. So, kasi ang topic natin is the Sabat is purely ceremonial law. And all the references that you are reading point to the fact that it is indeed a ceremonial law. It is not a moral law. Naipaliwanag natin niya kung bakit. Okay, ulitin natin, Pastor, ha? Man's conscience is not at all aware that he is morally obliged to make every Saturday a day of rest unless it is commanded. Ayan. Yeah. Meron doon sa meron silang CD ang mga Adventist yung ano the lost sub day of ano the seventh day the lost day in history. Meron silang video niyan eh. May DVD ako niyan. Meron doon na kwento sa isang South America, isang chief na leader ng isang tribo ay nangilin ng Sabat. So nagpunta yung mga missionary Protestante, nagtaka sila, bakit yung tali niya ay ibang klase yung pagkakatali tuwing ikapito? Sabi kasi nung chief, eh kasi tuwing Sabado, nagpapahinga ako. Yan ang sabi sa akin. Eh wala naman siyang Bible. Ngayon, naisip ko, paano nito nalaman Sabat? Na naginip pa siya? O konsensya ba niya sinabi yun? Inherent ba? Yung pala, eh nagpakita yung anghel sa kanya, manginig ka ng Sabat. Ayun. So, tama naman, na walang tao na magkukusa batay sa konsensya na mararamdaman niya obligasyon na manginig ng seventh day Sabat, yung Sabado, nasa kusa, hindi kasi kasama to sa moral law eh, na tinanong ng Diyos sa puso eh. No? Alam mo yung moral anghel, ang anghel na pumunta ron sa taong yun, baka ibang anghel pa. Baka yung third angel si Ellen White. Okay, si Angel Moroni ng Mormons. Oh, ayan, kaya mga kaibigan. Kaya maliwanag, mga kaibigan, ha? Kaya, tapos ito pa, Pastor. A moral law, unlike a ceremonial ritual law, is in effect 24/7 every nanosecond of time. Not really once a year, season, month, or a week. Tama ba yun, Pastor? Oh, talagang ang moral law, eh.
Hindi yan nakadepende sa oras o sa kuhan. Kaya hindi moral law ang Sabat, kasi ang Sabat effective lang pagka ika-seventh day eh. Ang moral law, effective yan every day, every seconds. Pag sinabi halimbawa na hindi ka papatay, moral law yan. O okay, hindi ka magsisinungaling, moral law yan. Hindi lang yung seventh day ka magsisinungaling. Araw-araw yan. Kasi moral law, absolute right yan. Yeah. Absolute. Walang time na hindi mo gagawin. No? Kaya nga nung ako'y Adventist pa, pag nagpapastor ako, ay pagka nagsabag-preach ako, lagi kong sinasabi, marami dito sa atin, pag Sabado ay Seventh Day Adventist. Ano ibig niyo sabihin? Adventist lang pag Sabado. Adventist lang pag Sabado. Oh, kasi pag Sabado lang siya banal, pag Sabado lang siya hindi nagsisinungaling. Okay. Eh, that is not, hindi tamang ano yan, hindi tamang pananaw yan. Correct. That is that proof itself na ang Sabbath as is not a moral law kundi ceremonial, kasi ang moral correct dapat araw-araw 'yan. Yes. No? Parang araw. Adultery. Hindi mo pwedeng sabihin once a week hindi ako nag-adultery. Pero sa the rest of 60, hindi pwede. Pero yung mga bagay na pinagbabawal sa pag-Sabado noon sa Israel, bawal magluto, bawal magtrabaho, pwede na 'yan sa the rest of the weeks. Correct. Pero yung every Sabbath, hindi pwede. So, yan is sign na ritual. It is a sign that it is a ceremonial. Yes. Hindi inherent sa tao yan. Mamaya. Walang tao mamaya, na... Sige, Pastor. Mamaya, babasahin natin yung mga rituals na ginagawa para ma-observe yan. Na hindi mo makikita yan sa moral law. Walang ritual sa moral law. Kaya ang moral law, nandyan yan. 24 hours a day, nandyan yan. Anytime of the day. Nandyan yan eh. Wala kang dapat sundin na rituals para ma-observe mo yan. But the Sabbath, there are rituals to be followed now. Alright. Okay. So number two, tapos natin number two, ang nature ng Sabbath. Tapos tapos na natin ang number three. Ito yung ceremonial law ayon sa number three, because yung mga requirement ng Sabbath ay ceremonial in nature. Nabanggit na natin yan, na may mga gawa sa Sabado hindi pwedeng gawin pag Sabado, pero pwede mo lang gawin pagka hindi na Sabado. Number four, ito maganda, Pastor, yung kay Jesus. Bakit ceremonial law ang Sabat 100%? Because Jesus treated the Sabat as ceremonial law. Tama? Correct. Yes. So, correct. Dahil maraming beses, sabi nga natin, ang moral law, absolute yan. Walang kondisyon, pwede mong sundin, pwede hindi. Absolute yan. Whereas ceremonial law can be broken, especially when it comes into conflict with moral law. Example, si Jesus. He broke the ritual Sabbath, pero hindi siya nagkasala. Ito hindi matanggap ng mga Adventist. Ibig mo sabihin, nagkasala si Kristo kasi nilabag niya ang Sabbath. Hindi siya nagkasala. Paano natin nasabi na nilabag ni Kristo ang Sabbath? Ito, John 5:10-11. Open yung mga Bible nyo. Ha? Sabi rito, the Jews therefore said to him who was cured. Pinagaling ni Kristo to yung bulag. Yeah. Tapos sabi ng bulag, sabi ng mga Hudyo, it is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed. Sabi kasi ni Jesus, he answered them, he who made me well said to me, take up your bed and walk. Sabi ng mga Hudyo, Sabbath yun eh. Bawal yung ginagawa mo. At totoo naman, Pastor at mga kaibigan. Correct. Sa Old Testament, meron talagang batas na ganyan. Sa Jeremiah 17:21-22. Ano yung nilabag ni Kristo? Ito. Thus says the Lord, take heed to yourselves and bear no burden on the Sabbath day, nor bring it by the gates of Jerusalem, nor carry a burden out of your houses on the Sabbath day, nor do any work but hallow the Sabbath day, as I commanded your father. Huwag kang magdadala ng anong burden. Tapos sabi ni Jesus dun sa bulag, magaling ka na, buhatin mo na yung higaan mo at ikaw yung maglakad. Hinayaan lang ni Kristo. So, ang labag ba ni Kristo dito, yung mga tradition ng elders? No, it's not the tradition of the Jews. Ang labag niya, ang labag dito ay yung Jeremiah 21:22. Tanong, Pastor, bakit nilabag ni Kristo to kung moral law ito? Kung moral law ito, mali nga naman si Kristo, ba't nilalabagin? But the fact
nandilabag ito ni Kristo, ibig sabihin, hindi siya moral law. De facto, hindi siya moral law. Meron. Sige, Pastor. Ito. Yan. Hindi niya nalabagin yan. Now, ito mga kapatid, tingnan nyo ha. Dito sa John 5:10 to 11, hanggang 18 actually ito. Yan. Kasi sa verse 18, nagbigay ng conclusion si John dito sa narrative niya. Remember, 10 to 17, inire-relate ni John yung confrontation ni John sa kayong mga Pharisees regarding dun sa pinagaling niya. Eh, yan ang context nito mga kapatid. Now, nama. Ang sabi ng mga Pariseo, bakit nilalabag mo ang Sabado? Oh, ito, sinabihan mong magdala ng kanyang kuwan ay bawal yan. Bawal yan. So, etc. Now, for this reason the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done distinction sa Sabat. Ayan, yun ang narration ni John. Now, dito sa 18, gumawa na siya ng conclusion si John. Yeah. So, this is not Pharisees talking, mga kapatid. This is John making the conclusion about that incident. O, ano sabi ni John? Therefore, the Jews sought all the more to kill him because he not only broke the Sabbath, dalawa, but he also said, that God was his father, making himself equal with God. So, ang observation na dyan, ang conclusion na dyan dito sa narrative na ito, si Kristo ay he is putting himself equal with God. Now, of course, the Seventh Adventist will not refuse that. Oo. Pero yung isa, because he broke the Sabbath, ang sabi ni John. So, John is here. Maliwanag dito na ano, nilabag niya ang Sabbath, kaya siya gustong patayin. Now, if it is a moral law, do you think Jesus tama will order that healed man to do that if it is a moral law? Hindi po pwede. Now, alam niyo mga kapatid, dito sa confrontation ni John sa kahit itong mga Pharisees, itong mga ruler ng mga Pharisees, tama din ang sinasabi ng mga Pharisees. Kasi pinagagaling ni Kristo, sinasadya niya ang pagalingin sa araw ng Sabado. Hindi naman life-threatening yung sakit. Yes. For example, yung isa, 30 years nang walang, hindi nakaka... Buhay pa rin. Ayo, buhay pa. Bakit? Bakit ngayon mo lang... sinadya niya. Sabado pa. Ito. Dito sa Luke chapter 13, verse 11. Yun na rin, ha? Luke 13, verse 11. Up to 14. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years. Wow. 18 years, ha? And was bent over and could in no way raise herself up. Baluktot yung katawan niya. But when he saw Jesus, he called her to him and said to her, "Woman, you are loosed from your infirmity." And he laid hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Now 14. But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on the Sabbath. Oh, pakinggan ninyo. And he said to the crowd, "There are 6 days on which men ought to work. Therefore, come and be healed on them, not on the Sabbath day." Na ito hindi, ito life-threatening. 11 years na siyang ganun. Ang sabi ng mga Hudyo, mayroong 6 na araw. Ay, bakit ngayon mo ginawa? Yes, so i-relate mo yan doon. Sinadya niya, sinasadya niya. I-relate mo sa John 5, mga kapatid, 10. Kasi, kaya nilabag niya talaga sapagkat iyan ay hindi moral law. Ang issue natin, is the Sabbath moral or ceremonial? It is a ceremonial law. Yun. See, a ceremonial law, the need of a person takes precedence yun sa ceremonial. Pwede mong iset aside dyan ang ceremonial law. Now remember mga kapatid, dito sa Matthew,
Dadaanan ba natin ito mamaya o ngayon na? Oh, ngayon na. Sige na. Sabihin na natin. Diyan din tayo mapunta eh. Diyan din tayo pupunta. Kasi si Jesus yun eh. Yung attitude ni Jesus. Matthew 12. Okay. Wala ata si Pastor ah. Ngayon, yeah, Pastor. Nawala si Pastor. Okay, tuloy natin. Hintayin natin bumalik si Pastor. Okay. Tama po yung ating sinasabi kanina, mga kapitan. Para kay Kristo, hindi po moral law. Hindi po moral law ang Sabat. At nakita natin sa mga halimbawa ni Kristo, ha, na kanyang talagang binibreak niya. No? Nakita natin, pinagaling niya sa Sabat, pinagbuhat niya na kung saan sabi naman sa Old Testament Torah na huwag buong bubuhat ang anuman sa araw ng Sabat. Pero ba't siya nagbuhat? Pinabuhat niya. Eh kasi nga, for Jesus, it is only ceremonial. Ceremonial Sabat. At isang example pa rito, mga kapatid, mga kaibigan, ha? Yung sa Matthew 12, 1 and 2, ano ho? Ito sana i-open ni Pastor sa atin. Matthew chapter 12, 1 and 2. Ha? At that time, Jesus went through the grain fields on the Sabbath, and his disciples were hungry and began to pluck heads of grain to eat. And when the disciples saw it, they said to him, "Look, your disciple is doing what is not lawful on the Sabbath." So, dito pa lang ay makikita natin na si Kristo nilabag niya yung Sabbath. Eh. No? Yung ceremonial. Bakit? Eh kasi nagugutom yung mga alagad niya. Eh. Inuna niya yung moral law na pagliligtas ng buhay. That is moral law. Pagliligtas ng buhay, inuna niya yun. Mas importante yung law na yun. The moral law, magligtas ka ng buhay. Nagugutom ang isang tao. Hmm? Kesa dun sa ritual o ceremonial na huwag kang gagawa ng anuman sa araw ng Sabat. Kaya ang sabi niya, hinayaan lang niya yung mga alagad na magkitin ng uhay. No? Sabi rito, disciples were hungry, ha? And began to pluck heads of grain and to eat. And when the Pharisees saw it, they said to him, "Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath." Ayan. Now, sinong paniniwalaan nyo rito? Sinong papanigan nyo rito? Sinong mas tama? Si Jesus o yung mga Pariseo? Pero kung titignan natin, ang mga Pariseo, eh meron naman silang basehan. Kasi sa kanila, they look on the Sabbath na mas higher ano to, mas mataas to. Yun ang problema sa kanilang pananaw. Kaya sabi nila, nagkakasala ka. Ha? At ang totoo kasi niyan, may batay naman din talaga sila sa Old Testament na kasulatan. Tingnan po nito sa Exodus 16, 29 to 30. Pagdating sa pagkain, sabi kasi sa ang alam ng mga Pariseo ay ito. Na, "For the Lord has given you the Sabbath, therefore He gives you on the sixth day, bread for 2 days. Let every man remain in his place," tignan nyo, "and let no man go out of his place on the seventh day." Ito yung alam ng mga Pariseo eh, na sumita kay Jesus eh. Sabi ka nun, 6 days. Ay, maghanda ka, ika 6 days. Nang pagkain mo, kakainin mo hanggang kinabukasan. Pero Sabado, eh hindi na, mapahinga ka na. Kaya dahil doon sa pangyayaring yun, dahil yun sa naging utos na yun sa Exodus, eh pinunan ng mga Pariseo itong si Jesus at ang mga alagad. Nung araw ng Sabat, naglalakad sila sa uhay at nagkitin sila ng uhay lang para kumain. That is considered Sabat breaking. No? Naintindihan nyo? Pero anong sagot ni Jesus? Ito, mahalaga. Kung ano yung sagot ni Jesus?
Sinabi ba niya, oh, okay, tama, tama kayo. Hindi. Ang sinabi ni Jesus, kinumpara niya, gumamit siya ng mga examples sa Bible din na nagpapakita na hindi siya lumalabag at nagpapatunay pa nga na ang Sabat ayon kay Jesus ay seremonyan. Ito po, the Sabbath is not moral law because Jesus ranked it or ranked the Sabbath with David's eating of the temple showbread which is part of the ceremonial law. Anong ibig kong sabihin? Ito, basahin natin. Dito yan, tutuloy lang natin yung pagbasa sa Matthew 12, 3 and 4. Ha? Tignan nyo. But he said to him, have you not read what David said when he was hungry? Ito yung sagot ni Jesus sa mga Pariseo. Hindi na ba nabasa kung ano ginawa ni King David nung siya'y nagutom? Kasi nagutom yung mga alagad ni Jesus. So, kinamit niya yung nagutom din si David. No? He and those who were with him, how he entered the house of God and ate the showbread. He ate the showbread, which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priest. Kita nyo ha, ang ginamit ni Jesus na halimbawa dito ay ano, yung si David na nagutom din ang eksena. Pero ang ginawa ni David, sa panahon ng mga Pariseo, ay isa rin paglabag. Bakit? Biruin mo, pumasok siya sa templo na kung saan doon ang nakakapasok lang ng mga priest, mga saserdote. At yung tinapay na handog na nasa loob ng templo ay kinakain, hindi pwedeng, mga pari lang ang pwedeng maka-access doon. Pero ang ginawa ni Jesus, ni David, iba. Ang ginawa ni David, siya'y kumain, kinain niya yung tinapay na nandoon. At yun ang naging pagkain din ng kanyang mga kasama. Pero ang sabi ni Jesus, si David, hindi naman nagkasala. Bakit nasabing hindi nagkasala? Bakit, mga kapatid? Yung bang table of showbread na nakadisplay doon sa loob ng templo, yun po ba'y ceremonial law o yun po ay moral law? Ha? Yung pagbabawal na tanging pari lang ang pwedeng pumasok at kumain nun, ceremonial law o moral law? Tama po, ceremonial law po yan. Kaya si David, nung nilabag niya ito, hindi naman siya pare, hindi siya saserdote, pero pumasok siya sa templo, kinuha niya yung tinapay na hindi para sa kanya. Ha? Alam, anong sabi ni Jesus? Hindi siya nakasala. Bakit? This is part of the ceremonial law. Pero kung moral law to, baka pwedeng siyang patayin. Alam niyo si King David, nagkasala siya ng moral, di po ba? Sa harap ng Panginoon. Nalabag niya ang moral law, lalo na nung nakipagrelasyon siya kay Bathsheba. Anong ginawa niya? Dalawa ang paglabag niya ang moral law sa Ten Commandments. Ano? Yung pinapatay niya asawa ni Bathsheba, si Uriah. At pangalawa, siya'y nangalo niya dahil may asawa itong si Bathsheba. So, dun, hindi pwedeng hindi sabihin na hindi nagkasala si David. Kasi moral law na pinag-uusapan doon. Kaya at that point, alam natin na pinagalitan siya ng Diyos. Nagkasala siya. Pero dito sa pagkain ng pagpasok sa templo at kainin tinapay, hindi siya nagkasala. Kahit na ito is ayon sa labag sa utos. Bakit? Kasi ceremonial law lang yan. Na ang point natin, mga kapatid, mga kaibigan, bakit ganyan sagot ni Jesus? Okay, welcome back natin, Pastor. Welcome back, Pastor. Nawala yung internet ko ba? Oo, nawala ata yung internet niyo. Oo, yeah, tinutuloy ko na yung paliwanag natin doon sa 12. Okay. Na itinuring ni Jesus ang Sabat na ceremonial law kasi ang ginamit niyang halimbawa to justify na hindi nagkasala ang mga alagad niya sa pagkitin ng uhay habang Sabat ay yung halimbawa ni David na ceremonial. Kumbaga, para kay Jesus, yung ginawa ni David na kasalanan pang ceremonial kasi showbread yon sa temple, ginawa niya example para sa paglabag sa Sabat. Samantalang, kung Sabat ay moral law at ang ginamit niyang example ay ceremonial law, lalabas si Kristo bobo. Hindi, nagkamali si Kristo nun. Ba't niya gagamitin sa halimbawa ang ceremonial law para i-justify yung paglabag ng moral law na Sabat? Di po ba? Unless na tanggapin natin na ceremonial law talaga ang Sabat.
clear naman dito eh. Ginawa ni Christ, inilagay niya ang Sabat parallel with the ceremonial law, yung shewbread. Yan. So the parallelism is obvious. Inilagay niya parallel. Yun ang kanyang halimbawa. See, yung shewbread, the ceremonial law, and then yung Sabat breaking nila. So he placed the Sabat in terms or in equal footing with the ceremonial law. So maluwanag dito. And that is the reason why dito sa verse 5, ang sabi rito, or have you not read in the law that on the Sabbath the priest in the temple profaned the Sabbath and are blameless? No, kung ito ay muna law, hindi pwede i-profane nila to. Oh, the Sabbath is not moral, moral law because it hindi mo siya sabihin blameless. They profane nila pastawan nila ang Sabado. Pero hindi sila nagkakasala. Yan. So, pinag-discuss na natin kanina na ang moral law, it is applicable whatever is the circumstance. Timeless yan eh. Ay dito, simple case as hunger. Simple case as hunger. Inalaw ni Christ na i-violate yung Sabbath nito mga disciples niya. Now, do you think Christ will allow them to violate it? Oh, halimbawa sinabi niya, kung moral law yon, i-allow ba ni Christ na sila ay mag-commit adultery sapagkat sila ay gutom? Okay, of course not. Adultery is moral law. Adultery is moral law. Now, ang sasabihin, hindi ba ang mga Kristiyano, we are told that we are to suffer difficulties and hunger. Yeah. Dito, ilang oras lang ang hihintay nila sa dapat sinabi ni Christ, uy, hintay-hintayin nyo nang mag-sunset. Mamaya na kayo gumawa niyan kasi bawal yan eh. No, simple case as that. Samantalang, they can fast for 40 days and 40 nights. Hindi kumakain. Oo nga. Sila ay nag... Hindi, mga fasting nila. Hindi sinabi ni Kristong ganun eh. Ang sinabi niya, justified sila because they are hungry. No, simple case as hunger. They were justified to violate the Sabbath. And the priest profane it without committing a sin. Now, if it is a moral law, there's no way that they can prevent it. Kinakailangan there's no way that they can be blameless. Correct. Oo. So, ano pala, no? Dapat pala mag-adjust dito, yung mga kaibigan natin, Adventists. Para napapansin natin na tinuturing na nilang moral law talaga, ang Sabat. No? Kahit nga sa pag-Sabado, maraming nagugutom dyan, din na pag-almusal. Tapos yung iba, nagsisikreto. Naglilihim, lalabas kunyari ng simbahan. Pero naghahanap, ginagawa ko yan noon, Pastor. Pag nagugutom ako, hindi ako nakalbusan. Kunyari, lalabas lang ako, hahanap ako ng tindahan, dapat wala makakita. Bibili ko ng biskuit, taka soft drinks, para lang makakain. Sabi ko, kung binay magagawin ko, magtago. Alam mo dito, para, alam mo dito sa ako, may choice dito sa Maynila na malapit ang Jollibee. Tapos yung mga sa balista, pagkatapos ng church nila, pupunta sa Jollibee. Ngayon, ang ginagawa plano sana nila, questionin yung existence ng Jollibee doon kasi malapit sa church nila kasi nilalabas. Awayin pa yung Jollibee. Tama na pumunta. Pagkat yung Jollibee, mga kasi para sa kanila, moral law ang Sabat. Di ba nila magutom ka, huwag mo lang labagin yung Sabat. Which is not true. Ito nga eh, kung ang Sabat ay ceremonial law, ba't nagutong ka? Bumili ka sa Jollibee, kumain ka, hindi ka makakasala. Because moral law is higher. Moral law is higher than ceremonial law. Tandaan nyo mga kaibigan. Kaya yan lang ang susi para ma-resolve yung problema nyo. But kaya pag Sabado, yung iba bumibili. Pag Sabado, yung iba hindi bumibili. Meron nga ako, kaibigan ko, nakaangkas ako dati sa motor niya. Sabado, pupunta kami sa simbahan. Naubusan ng gasolina yung motor eh. Pero sabi ko, nauna pa yun, bago pa yun, sabi ko, uy, mag-merienda, kain muna tayo, hindi tayo kumain pa. Magsisimba tayo, hindi tayo kumain. Bawal bumili eh. Tapos yung naubusan ng gasolina, pinagasolina yung motor. Sabi ko, kunti pa yung motor, pinakain mo. di ba? Ganyan mangyayari sa inyo, mga kaibigan. Magiging para kay King Queen yan. Magiging King Queen kay niya pananatilihin niyo, hanggang kailan kayo ganyan? Ha? Sino si Jesus Christ? Ceremonial law kasi yan.
Mas mataas ang Correct. pangangailangan ng tao. The Sabbath was made for man. Ang Sabbath ginawa para sa tao, hindi ang taong ginawa para maglingkod sa ang sa Sabbat. Ganyan yan eh. Hindi naintindihan yung pinagagawa nyo. Ito pa. Number four, the Sabbath is not a moral law because the Israelite could honor their ceremonial laws above the Sabbath law. Biruin mo yan. They honor ceremonial above Sabbath law. Ano ibig sabihin? Sa John 21:23, ha? Yung pagtutuli, pwedeng iset aside ang Sabbat, pwede kang tuliin ang ceremonial law. Yes. Ha? Jesus answered and said to them, I did one work and you all marvel. Moses therefore gave you circumcision and you circumcise a man on the Sabbath. If a man receives circumcision on the Sabbath, so the law of Moses should be not be broken. Are you angry with me because I made a man completely well on the Sabbath? Oh, paano yan, Pastor? Yes. Oh, yes. Eh, correct. Circumcision, gawa yan. Correct. Ceremonial law. Eh, bakit? Ang isinantabi, yung Sabbath, hindi yung circumcision. Correct. Oh, so, mas mahalaga. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Ellen White na the most important law is the Sabbath. Mali yun. Kasi dito sa instance na ito, mas importante pa yung circumcision. Bakit? Oo, ha? Sinet aside yung Sabbath eh. Kasi pero kung moral law ang Sabbath, hindi mo pwedeng gawin iset aside yun. Moral law yan eh. Hindi po pwede. Correct. Pero naset aside yan, that means ceremonial law ang Sabbath. Ceremonial law. Ceremonial. Between ceremonial law. Ito pa, pareho ceremonial to ah. Between ceremonial laws, pag mayroong conflict ang Abrahamic Covenant at saka ang Sinaitic Covenant, the Abrahamic Covenant prevailed. Mas nauna. And tama. Yes, that's the reason why sabi rito sa yung pagbigay ng Sinaitic Covenant, it did not put an end to the Abrahamic Covenant. Tama. Oh, di ba? Kaya mas matindi. Now, under the New Testament, under the New Dispensation, under the New Covenant, circumcision has been rendered obsolete. Kasi ang circumcision in the heart, hindi na sa flesh. So, kung yung mas importante ay nabaliwala, ay ito pang lesser ang importance, hindi mabaliwala. Kaya nga eh. Common sense. Kaya nga, Pastor. Hmm. Kaya nga sabi dito, since Jesus ranked the showbread as more important than the Sabbath, and the temple sacrifices as more important than the Sabbath, and circumcision as more important than the Sabbath, it should be no surprise that the Sabbath command expired at the same time as those other commands. Di ba? Wala nang table of showbread ngayon. Lumipas na. Lumipas na rin ang temple. Wala nang value ng circumcision. Mas mataas ang Sabbath yan. What more ang Sabbath? Yes. Di wala na rin yan. Correct. Wala na effect. Ito, number five tayo, Pastor. Yes. Bakit natin nasabi 100% ng Sabbath ay 100% ceremonial? Ha? Kasi ito po, si Jesus, never ka makakabasa sa four gospel na nag-utos siya tungkol sa Sabbath law. O, ito okay. Sabbath, ha? Manginig kayo, okay. Sunset to sunset. O, hindi niya, wala siya ginagawa. Absent okay. yan, pati sa mga sulat okay. ng mga apostol, mga kaibigan. Okay. At, at pangalawa, Pastor, dapat sa New Testament, sa 27 book ng New Testament, kung talagang major teachings ang Sabbath, at yan ay moral law at kalaga sa kaligtasan, dapat ay major testament teachings yan. Dapat may mababasa tayo sa mga converts ng mga apostol, mga nabautismo ng mga apostol, isasabihin nila ito, dapat nanghihiling ka ng Sabbath. Correct. Hindi naman tinuro ito eh. Yeah. Ang tinuro pa ni Pablo, ha, ang Sabbath, huwag kayong hatol. Oh, yeah. Ha? Kundi, tapos kung anong araw, merong isang araw na sabi sa Roma 14, merong nagsasabi Correct. Araw-araw, magpasya kayo sa inyong sarili. O, hindi na sinabi, o, Sabbath, piliin nyo. O, di ba, Pastor? Oh. Correct. O, temo ha, ang New Testament, kahit isang command, wala silang binanggit na ang Christian ay dapat mangilin ng ikapitong araw. Yan. That is in spite of the fact na ang sabi ni Apostle Paul, hindi niya kinaligtaan ng ituro ang lahat na araw ng Diyos. No? Oh, dito sa Juan, Acts 20, verse 27. Oh, babasahin ko po sa inyo.
27. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. You can just imagine that. Acts whole counsel of God. 27. For I have not shunned to declare to you the whole counsel, lahat na konseho na aral ng Diyos, hindi niya kinaligtaang ituro sa kanila. Now, if the Sabbath is not a ceremonial law, dapat ipinag-iitan ni Paul yan. Unfortunately, ang sabi ni Paul, ang kanyang mga isinusulat sa Colossians, for example, these are all ceremonial, these are all shadows of the thing to come. The reality is Christ. So it is a ceremonial law, mga kapatid. Ito ang mga biblical evidence natin na undisputable biblical evidence that the seventh day Sabbath is a ceremonial law, not moral law. Ay, okay, now. Ito pa. Yung sa, ito pa, yung sinasabi natin kanina sa Colossus, di ba? Colossus, meron sa Colossus, meron sa Roma, na sabi sa Galacia, na imbis na encourage sila na maghindi ng Sabbath, ang sinasabi ni Pablo, yung 3 New Testament passage niya yan, sa Colossus, Roma, Galacia, sinasabi niya na ang believers hindi na-under ng Old Covenant. Di ba? Hindi na-under ng Old Covenant Lalo na sa Galacia, di ba? Sinasabi niya na, ba't kayo pinipilit pa? Ang linaw-linaw sa Colossus, huwag na kayong atulan sa Sabbath. Alam hindi yung anino lang yan. Correct. Alam mo ang argumento ng Adventist noon? Ako, ito argumento ko rin ito Pag sinabing, bakit sa New Testament ni isang statement, na isang command, hindi binanggit ang Sabbath na dapat ipangilin ng mga Christians? Oo nga. Ang argumento nila dito ay ganito. Argument of silence. Silent doesn't mean wala. Ang argument of silence ganito, mga kapatid. Argument of silence. Maririnig din nyo ito. Ito ang argumento nila. Sabi nila, argument from sa of silence. Kasi hindi mo na dapat silang turuan sapagkat ginagawa na nila. Yes. Paraan niyang ganito yan. Pagpasok mo sa kwarto mo, gabi, naka-switch on na yung ilaw. Nonsense if you will say, please switch on the light. Because it is already switch on. Umiilaw na. Bakit utusan mo pa? Now that is their argument. But the problem there is this. Kung ang mga Christians lahat ay mga Hudyo, baka tama pa yun. The fact is, the New Testament Church, yung mga Gentiles ay sumama na. So Ephesians, Colossians, anong kinakausap dito ni Paul? Yung mga Gentiles. Na itong mga Gentiles na ito, ang sabi sa Ephesians, they are not part of the covenantal community. Tama. In other words, they do not know anything about Sabbath keeping. They do not know anything about the food laws, etc., etc. Pero hindi itinuro ni Paul sa kanila. But these people were not part of the covenantal community. Ang sabi nga dito ay stranger from the covenant of promise. Kaya hindi po pwede yung argument of silence na yan. Bakit? Yan ay kung lahat Hudyo. But the problem there is, kahit na nga yung mga Hudyo, wala kang makikitang itinuro sa kanila mangilin pa ng Sabado. See? Well, how much more yung mga Tsaka, Gentiles? Tsaka, diba? Hindi pwedeng i-argument from silence yan. Kasi, major teaching siya Major teachings. Hindi siya minor. Yes. Kung yes. minor teaching siya, pwede siyang hindi nabanggitin. I-assume na lang. So, lumalabas, assumption lang talaga yan. Inamin din ni Ellen White na yung Sabbath sa New Testament, sabi ni Ellen White, ay assumption lang, in-assume lang. Walang utos talaga. Wala, hanggang ngayon nga, hindi pa nila nasasagot yung tanong ko Ang tanong ko, Pastor, magpakita ko ng isang talata na ang mga Kristiyano sama-sama nagsimba sa isang lugar araw ng Sabado, hindi sa sinagoga. Okay. Ang binabasa kasi nila lagi sa sinagoga, siyempre sa Hudyo yun Pero nung pinalayas na sa sinagoga, saan sila nagsisimba? Sabado din ba? Asan sa New Testament? Wala. Wala kayo mapapakita. Kaya pag may nakipag-debate sa akin tungkol sa Sabat, yun lang tanong ko. Yun lang argumento ko. Matatapos ka ganyan. Kasi pinakahaba-haba pa Pero simple lang. Okay? Okay, tuloy natin. Dito tayo sa sinasabi natin.
number 6 na tayo. Seventh day Sabbath is ceremonial law 100% because the application and fulfillment of the Sabbath in the New Testament is typological. Ano ibig sabihin nito? Yeah. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang Sabbath sa Old Testament kasama ng weekly, yearly, at monthly, eh talagang nilagay ng Diyos yun, typological, ibig sabihin, yeah, yun po ay symbol, shadow, okay, at merong katuparan na darating. It is, yeah, treated as a temporal shadow pointing, okay, to the future substance and fulfillment in Christ, as is typical for of ceremonial law, in contrast to eternal moral law. Lahat ng ceremonial law sa Old Testament, tumuturo kay Christ. Kaya nung dumating na si Christ, hinto na lahat yan. Correct. Kasama na dyan, yes, ang seventh day Sabbath, Pastor. Yes. Di ba na sa Colossus? Let no one judge you in food and drink regarding festival, new moon, or Sabbaths. Plural, ha? Kasama, yes, na lahat yan. Which are a shadow of things to come, but, yes, substance, mm, is Christ. Mm. Kaya kung pipili pa natin yan, eh matigas na ulo natin at patuloy natin nilalagyan ng wall of separation ang Hudyo at mga Gentile. Kasi kaya ginawa yung Ten Commandments yan, pati yung ceremonial law. Wall of separation yan eh, para magkaroon ng partition and difference between the Jews and the Gentiles. Correct. No? And yun, nandito na si Kristo, inalis niya para magkaisa sa iglesia na kanyang katawan. Kung patuloy niyo pa rin isabihin na umiiral yan, ay nagdi-divide yun, naglalagay yun ng hiduwaan pa rin. Oh, eto ngayon, Hebrews 4:9. Ito rin, typological din to. There remains, okay, therefore a rest for the people of God. Typological po yan. Pag dumating na yung rest na ito, the grace of grace, sinabi mismo ni Ellen White, ito yung salvation. Hindi po seventh day Sabbath. Huwag nyo nang ipilit yung seventh day Sabbath. Kasi Hebrews talks about the Sabbath, but typologically rather than literally. That is, it does not command Sabbath observance today, but shows how the Sabbath has been fulfilled in Christ. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, basahin nyo Hebrews 4:3-10. Ini-interpret lang nito ang Sabbath bilang ceremonial law na type ng salvation rest na mapupulpil kay Kristo. At pangalawa, na ang ceremonial Sabbath na ay type ng future eternal rest pagdating natin sa langit. Yan. Yan po ang sinasabi natin. Yan, mga kaibigan. Huh? At kaya nga ito, Pastor, ito yung sinasabi natin pagkakaiba ng type at anti-type. No? Yan, no? Sa Old Covenant, ang Covenant partners, God of Israel. Sa New Covenant, God and Father. Sa Old Covenant, words of the Covenant is the Ten Commandments. Yes. Sa New Covenant, yung love as Christ love. Correct. Sa Old Covenant, ay Book of the Covenant, no? Ang kanilang, yes, basis, Genesis to Revelation to Deuteronomy. Sa, yes, New Testament, the Gospel at Epistle na po ang ating pong book ng ating New Covenant. At ang entrance sign sa Old Covenant, circumcision. Pagdating naman sa New Covenant, ay baptism naman ang entrance sign. Ang remembrance sign sa Old Covenant ay Sabbath. Pero pagdating naman sa remembrance sign sa New Covenant, the Lord's Supper. No? Remember this. Di ba? Yeah. Sabi ni Jesus, habang ito yung ginagawa ninyo, do this in remembrance of me. Kaya, in remembrance of me. Yan po mga kaibigan. Kaya sana malino sa inyo, dahil conclusion na po tayo, Pastor, makita natin maliwanag sa ating pag-aaral. Ito. Sige, Pastor. Tingnan natin. Bago natin mag-conclusion. Mm-mm. Ano ang mga seremonya na dapat gawin para i-observe ang Sabbath? Yan, maganda yan. Kasi ang sinabi natin kanina, ang moral law, there are no ceremonies to be observed in order to fulfill the moral law. Wala. Oh, halimbawa yung huwag kang magnanakaw. Anong gagawin mong ceremony? Kakain ka muna, maliligo ka muna, magbibis ka muna, etc. Hindi ganyan, walang ganyan. Talagang yan ay walang ceremony gagawin. Now, ang Sabbath, mga kapatid, because it is a ceremony, there are ceremonial activities that you will have to perform para ma-fulfill mo. Mga ano ito? Tama. Exodus 16:23.
magluto ka na ng pagkain mo sa Biyernes para hindi ka na magluluto sa Sabado. Yeah. But that is part of the ceremony. Oh. Tama. Exodus 35:3. Patayin mo ang ilaw, patayin mo ang apoy, at huwag kang magpapakindil ng apoy. Bawal magsindil ng apoy. That is another ceremony. Now, in Nehemiah 13:19, i-close mo na yung gate ng Jerusalem para walang pumasok at wala na rin lalabas. Yan. Gate close na yan. So, these are mga rituals na gagawin. Now, yung mga pare, Nehemiah 13:32, dapat maligo na sila pag Biyernes, pag maliligo ng Sabado. Oh, diba? These are all ceremonies in order to observe the Sabbath. Now, Numbers 3. Nawala hindi si Pastor. Patay patay mong aking internet. Welcome back, yeah. Mr. Dave. So, Nehemiah 13:19, gate close. They should take a bath. Tapos, Numbers 28:9-10, may mga preparation sila. Magpapatay sila ng lamb to be sacrificed ng Sabbath. Magawa sila ng tinapay. Magbibake sila ng cake with fine flour. Bakit? These are all the ceremonies to be performed bago sila mangilin ng Sabat. So, these are ceremonies. Now, ang tanong, pag moral law ba, mayroon kang mga gagawin ng ganito? There's none. Wala kang gagawin ng ganyan. Now, ang isa pa nating tanong, ginagawa ba ito ng mga nangingilin ng Sabado ngayon, itong mga ceremonies na ito, para ma-observe nilang Sabat? Hindi. Hindi lang ginagawa. So, in other words, hindi rin nila sinusunod yung mga ceremonies na dapat gawin. Now, of course, ang topic natin yan, we are just trying to prove that the Sabbath is a ceremonial law, and these are all proofs from the Bible that the Sabbath is a ceremonial law. Amen. Not moral law. Napakaliwanag naman, mga kaibigan, no? Kaya naunawa natin sa ating pag-aaral ngayon na kaya nilalabag ni Jesus yan, hindi nabanggit sa New Testament. At ito ay nakita natin sa mga halimbawa na sinabi na ni Jesus Christ na hindi po tayo nagkakasala, hindi po inherent sa konsensya natin ang mangilin ng Sabat. Yan po ay inuutos lang at nagsimula lang inuutos yan sa panahon ni Moises, no? Although sinasabi ng Adventist na ang basis ay sa Genesis, ganun pa rin, may creation pa rin. The Sabat is not eternal. The Sabat is not universal. The Sabbath is temporal. It is ceremonial. Nakita nyo naman sa mga halimbawa natin. Kaya sa our conclusion, malamanag natin nakita na ito, sana matandaan nyo at mamaya pwede nyo i-download ang ating outline. Since the Sabbath law is ceremonial, it certainly has been fulfilled and passed away in Christ, along with all the rest of the ceremonial law belonging to the law of Moses. Therefore, as it is not moral law, the Sabbath law is not part of the new covenant in Christ and so is not included in the New Testament. Correct. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang kalaban po natin ay ang Diyos pag ipipilit pa natin yung gusto natin at tinuturo sa atin ng mga pastor natin sa SDA Church. Maliwanag mga kapatid na ang Panginoong Jesucristo hindi tayo dinadala dyan sa Old Covenant, kundi ang aalalahan natin ay yung kanyang kamatayan through Lord's Supper. No? At para kay Jesus. Ang purpose ng malaki dyan, ginagawa nilang testing truth ang Sabbath. Yun nga. At ginagawa nilang requirement for salvation. Kasi imagine na, pagdating daw sa kuwan, sa paghukom, tatayo tayo lahat sa hukuman ng Diyos at haharap tayo sa Ten Commandments, ang focus ay ang Sabat. You can just imagine that. Tsaka yung Sunday law. Yes. Indeed. Tsaka yung Sunday law. Grabe ito, mga kapatid. Grabe yan eh. Grabe. That is bastardizing the word of God. Bastardizing. That's why, no wonder why they are called cults, categorized as cult.
kasi wala na ho sa Bible. So mga kaibigan, muli kami nagpapasalamat sa inyo. At sa ating mga viewers, salamat po muli sa inyong mga sa inyong mga comment. Sabi dito ni Lau Kudal, malino po, naliwanagan ako. God bless Doc Ronald and Pastor Dave. Salamat, salamat din. At naliwanagan kayong lahat. At ganoon din si Brother Rolando Ventura. Bad news, all of sin, good news, gospel. Yan ang totoo niyan. Yeah. Yan talaga ang kailangan ng tao ngayon, the gospel under the new covenant. Okay, Pastor Dave, pangunahan mo sa ating prayer, sa ating closing prayer para sa umaga ito. Okay. Thank you so much, Lord, for the opportunity that we can again share your words to those who have listened to us today. We are hopeful, Lord, that the truth that they have understood, that they have accepted, will bring us all to a right relationship with you. Thank you so much, Lord, for hearing our prayers, for the forgiveness of our sins. On these tables we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. Salamat po muli, mga kaibigan. Thank you very much, Pastor Dave. Hanggang sa muli, tayo magsama-sama muli. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga napakinggan. At don't forget to share this video. God bless you all po, mga kapatid.